What's going on? Mga ka-printers! This is Kuya Mojunen. And this is Kuya Nurens. At mga kasama nyo ngayong araw na ito sa ating live stream. Yan. So bago tayo mag-start, Kuya Renz, nais ko munang batiin ang ating mga viewers ng isang magandang gabi at safe na gabi sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po mga ka-printers sa lahat ng tumulong po at sa mga nag-donate. No? Na ipahatid na natin yung ating mga donation at tulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Yan. Sa Rizal, next natin is Cagayan Valley. Nauna na yung ating Montalban Rizal. Yan. So mga ka-printers, stay tuned lang dito sa ating live stream dahil ang pag-uusapan natin is all about printing business. No, lahat ng tanong ninyo about printing business, sasagutin po natin yan. Kasama po si Kuya Murens. Ayan. So, shoutout sa inyo mga ka-printers. At syempre, kung bago ka lang dito sa aming live stream, huwag nyong kalimutan po na supportahan po kami sa pagpindot po ng follow button para updated kayo sa lahat ng aming videos, announcement, and mga events po na kinakandak dito kay Uniprint. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na supportahan din kami sa aming YouTube channel sa Uniprint PH. Andiyan po yung iba't iba nating mga videos and vlogs po. Nandiyan yan po yan. So, click nyo lang po yung subscribe button. At syempre, huwag nyo kalimutan na itapikin na rin pati yung notification bell para updated kayo lagi sa aming mga videos. Ayan. So, magandang gabi mga ka-printers. Napakadami at napakahaba ng araw na nagdaan na talaga naman na sinubukan ang pagkakaisa ng bawat Pinoy ano sa nakalipas na mga araw. Pero mahirap man ang sitwasyon na pinagdadaanan natin mga ka-printers, gawin natin yung positibo sa panonood po nitong ating live stream at tuluyan po natin ibangon ang ating mga hanap buhay. So sa mga ka-printers natin dyan from Tuguegarao, marami tayong mga kliyente dyan na nabaha. Yung kanilang mga printer, pwede nyo po yan itanong po sa amin kung ano po ba yung mga pwede namin itulong dyan. Or i-comment nyo po sa comment box section dyan para masagot po natin. Pero ngayon mga ka-printers, diretso na tayo agad sa ating pag-uusapan. So, comment lang kayo mga ka-printers, sasagutin po namin yan. Malay nyo, masagot po namin yung mga katanungan ninyo at syempre, makatulong na rin para sa inyo. Sagutin naman namin sabot so, sa screen printing po. Sabot na mga kaya. Okay, so sa mga nabaha yung mga printer, mga ganyan, ang tanong kasi sabi nila, may nakita ko sa group na sir, naaayos pa ba yung printer ko kung ito ay nalublob na sa ano? Actually, lahat naman ng electronics, pwede pang i-retrieve yan. Oo, pero syempre, mas maganda niyan, wag niyo na isasaksak agad. Patutuyuin muna. So, ang gawin nyo, dalhin nyo na agad nyo sa pinakamalapit na technician para makita po at ma-diagnose po na kung pwede pa yung ating ang ating makina. So, I think mga ganyang electronics, Kuya Renz, medyo hirap na rin. So, kanina may nakita ako sa group kanina. So, bali yung printer niya, basang-basa talaga. Lubog tsaka yung heat press. Nag-post siya sa ano kung kaya pa ba daw. Eh, marami namang nag-ano din doon na kaya pa naman. Basta wag lang isaksak agad. Huwag nyo isasaksak lahat ng electronics, appliances ninyo, mga printers ninyo, even kahit yung heat press ninyo, huwag nyo muna siya isasaksak. So, ang gawin natin dyan, mga ka-printers, patuyuin. Kahit i-blower, pwede. At dalhin na agad niya sa pinakamalapit na technician. Para ma-check lahat at malaman kung ano ba yung mga pwedeng papalitan. So, huwag kayo mawala ng pag-asa mga ka-printers. Andito po si Uniprint upang tulungan kayo sa lahat ng mga tanong nyo po about mga machine na binili nyo dito sa amin. And actually, para sa mga gusto mag-start ng negosyo printing, baka ito na yung time at ito na po yung paraan upang makapaabot namin at matulungan po kayo sa pag-start nyo ng negosyo printing. Okay? So, simulan natin muna, Kuya Renz, sa pag-uusap natin about paano ba magsimula, sa'yo muna, paano ba magsimula ng screen printing business? Ayun. Sa akin naman, dun sa man sa screen printing, no, sa gustong magsimula pa lang, no, sa akin siguro, mas maganda kung mas maigi kung manood mo sila ng mga webinar kasi laking bagay nun eh. So, magkakaroon sila ng idea kahit papaano. Hanggang sa maipon na maipon yung mga idea nakuha na sa mga webinar or kahit na yung mga tanong-tanong lang. Di ba? So, bago sila mag-start. Kasi ang hirap kasi mag-start pag yung tipong wala ka talagang idea. Kahit sabihin mong may pera ka para pang start, wala ka namang idea, di ba? Okay. So, sobrang hirap mag-start. So, sa akin talaga, the best talaga is yung meron kang idea kahit konti bago ka mag-start. So,
yung mga materials naman, bilis na lang yun eh. Kasi okay, pumunta ka lang dito, pwede kang magtanong eh. Mm-hmm. So kami naman, willing kami magbigay nung kung ano yung dapat na bilhin na hindi naman gaanong yes, kagastos, no? Oo, para sa mga mag-start pa lang. Ayan. So para sa akin naman mga ka-printers, nabusog ako sa atin. Para sa akin naman mga ka-printers, kung ikaw magsisimula ng negosyo, even kahit ano yan, printing yan, or kahit anumang larangan yan na pagninegosyo, ang importante dyan mga ka-printers ay yung nasa puso ninyo po, yung negosyo ngayon, o yung pagsisimula. Or sa madaling salita, ito ba ay passion ninyo? Tanungin nyo agad yung sarili nyo kung passion ninyo, or kung gusto mo lang sumabay sa flow. No? Kasi mga ka-printers, napaka-importante na merong direksyon yung iyong printing shop. So, nasa matinding pagpaplano yan at the same time, kagustuhan mo at syempre nasa puso mo dapat yan para mas maging maganda ang kakahinatnan ng iyong negosyo. Hmm. Ayan, so sabi ni Bebex Oni, no, ng, sa main office siya, no, what is the difference of Kuyi and Cameo Cutter? Which is much better or recommended for printing business. So sasagutin ko to, akin to digital. Oo, ma'am, difference, mamaya na natin 'yan. Unahin muna natin 'yan. Ano ba yung much better or recommended for printing business? Actually, itong dalawang brand na to, ma'am, ano 'yan? Yan yung pinakakilala at common talaga pagdating sa printing business. Ang Cameo brand at Kuyi brand. Oo. So ayan yung dalawa na na naririnig nyo talaga. At madalas nyo po yung makikita sa mga groups or sa lahat ng printingan ang ating Cameo at Kuyi. Ngayon, ano ba yung difference ng Kuyi and Cameo? Para sa mga viewers natin dyan na bago pa lang po pasukin ang larangan ng printing business at wala pang idea about Kuyi and Cameo. Si Kuyi and Cameo po is cutter platter. No? So ibig sabihin, ito po ay makina na kung saan nakakapag-cut po ng sticker, vinyl, dark transfer, at marami pang iba. Mm-mm. So, Kuyi. Si Kuyi po is Hong Kong, ano po yan, Hong Kong manufacturer. Yeah. O ibig sabihin, made by Hong Kong po ito, si Kuyi. Oo. Ang maganda sa kanya, affordable siya, mababa yung price niya, maganda rin siya, trumabaho. Ang ating Kuyi po mga ka-printers ay available po dito kay Uniprint yung MC630 at yung MK630. Okay? So doon pa lang, magkaiba na po, 24 inches na po si Kuyi, MK at MC630. And meron din tayong 12 inches. Oo, yung ating Kuyi Mini. Yan, available din yan kay Uniprint po ah. So ano ba ang difference nito dun sa Cameo? Si Cameo kasi mga ka-printers is US brand naman. So dun pa lang medyo malayo na yung ating difference. Ngayon, si Kuyi at si Cameo is automatic registration mark detection siya. So ito ay sa mga bago pa lang sa printing ha, yung automatic registration marks po, ito po yung tinatawag natin na ipiprint nyo po dun sa printer nyo at ipapakat po sa cutter platter para maging precise po yung cutting. So sa madaling salita, kung gugupitin mo yan, ay medyo parang magkakaroon niya ng kanto-kanto at hindi mo mapapantay pantay, yung curve. No? So kailangan natin ng cutter platter po para mas maganda po yung kalabasan at maging firm po yung cutting natin. So sa madaling salita, itong Cameo po ay madali siyang gamitin, US brand. Yung kanyang software po ay downloadable through internet. So sa madaling salita, puro sa madaling salita sinasabi ko. Oo, sa Cameo po natin mga ka-printers, kahit yung mga anak ninyo na sabi natin teenager, kayang-kaya na lang gamitin itong makina to sa sobrang dali. Ngayon, pagdating sa blade naman mga ka-printers, si Cameo is auto blade. Ibig sabihin, auto blade siya yung kusa nag-a-adjust ng blade para sa iyo. I-set mo lang doon sa ating software tapos siya na mismo mag mag-a-adjust, no? Hindi po siya katulad nung sinasabing auto blade na pag sinalpak mo yung makina mo or yung mismong materyales, siya na mismo mag-a-adjust kusa, hindi. Tayo pa rin ang magko-command sa kanya by setting up nung ng blade number natin. Tapos iko-command natin 'yan doon sa ating cutter platter. Tapos siya na yung magpapalit ng ating blade. Ngayon, si Kuyi naman po ay hindi siya automatic blade. So, sa madaling salita, nakadepende sa force natin and speed natin. Ngayon, pag napuroll na siya mga ka-printers, i-a-adjust po natin yung blade natin manually. So, yun pa lang yung difference nila.
Then sa cutting size naman, ang maximum cutting size or maximum cutter platter po ni Cameo is yung ating Cameo Plus pa lang sa Pilipinas, yung 15 inches, pero I think meron nang darating din na Cameo Pro which is 20 inches naman. Mas smart. Kuya Renzo, mas malapad. So, eto mga ka-printers, si Kuya naman is 24 inches na siya ante mano. Oo. So, meron din naman kami 12 yung Kuya Mini, kadarating pa lang rin noon. Pero pinakakilala talaga pagdating sa cutter platter po, madalas na makikita nyo yan sa mga car sticker, decals, motorcycle sticker, ay Kuyi. Kuyi. Yung black at red po yun. Ibig sabihin ang tawag doon is MK630. Ayan. So, matagal na sa market si Kuyi. Si Cameo medyo matagal na rin, pero mas nauna talaga si Kuyi pagdating sa paglalabas ng cutter platter. Oo. Tapos, ganun din, meron din naman si Kuyi ng MC630, which is mas madali rin itong i-operate, no? So, ano ba yung difference ng MK and MC? Si MK kasi is manual po yan. Ibig sabihin, manual registration mark yung gagawin natin dyan. For example, yung registration mark, ito yung makikita nyo po mga dots-dots na ipapasok nyo yung laser doon upang sa ganun po malaman niya yung area na pagkakakat, na ikakating. Oo. Ngayon naman, doon naman sa MC naman po is automatic din para rin siyan si Cameo. Ilalagay mo lang sa ano sa nakaset na point, ibig sabihin yung base point ninyo, tapos i-ano niya na i-capture na 'yan kasi yung MC630 natin is camera type na. So sa madaling salita, yung kanyang registration mark, lahat 'yon automatic niya na yung babasahin once na nalagay natin sa base point. Tama. Oo. So yun yung difference po ng MC at saka MK630. Pagdating sa price naman, medyo malayo din, Kuya Renz. Oo. Ito, yung price po ng MC630 po natin at MK630 po natin, nasa worth 20,000 yan. Oo. So, yung ating MC ay 24,000, ang ating naman pong MK ay 20,000 pesos. While yung Kuyi na, yung Cameo naman natin, sorry, yung Cameo natin, yung Cameo 4 is 15,500, at yung Cameo Plus natin is 23,000. Oo. So, malayo yung difference, no? Malayo talaga yung difference sa price pa lang. So, yung 12 inches natin, medyo malayo na kay Kuyi. Oo. Kasi yung 15,500 mo, 12 inches pa lang yan. Ngayon naman, yung Kuyi naman is 24 inches na, 20,000 na yun. E pag nag-upgrade ka ng Cameo Plus, 15 inches yun, 23,000. So, meron ka ng MK630 na 24 inches. No? So, dito mga ka-printers, binigyan ko po kayo ng idea para at least po magkaroon kayo ng comparison dun sa makina. O mamili kayo kung ano yung makina na inyong pipiliin, no? Pero itong dalawang klase ng cutter platter na po ito ay perfect talaga sa printing business. Oo. So sa madaling salita mga ka-printers, much recommended talaga itong dalawang cutter platter na ito. Ngayon, ang tanong, pagdating naman po sa pag-start ng negosyo, ano ba yung perfect na makina para sa akin? So kung ikaw ay magsisimula pa lang, walang pwesto at medyo maikli ang iyong area or makikitid ang iyong area, mas masasuggest po namin dyan sa inyo ay yung Cameo natin na 12 inches. Okay? Or yung Kuyi natin na 12 inches. Ngayon naman, kung ang iyong trabaho ay more on large or malaki talaga yung mahaba talaga, ayaw nila ng dugtungan, dun kayo sa MK at MC630 natin. So, napakagandang idea yan mga ka-printers. Maraming salamat po sa tanong ni Bebex Onin, no? Na talaga naman napabold natin yung ating comparison between Kuyi and Cameo. Pero, anyway mga ka-printers, nasa sa atin naman yon kung ano yung pwede nating piliin na cutter platter tulad ng sinabi ko. Pero syempre yung Kuyi naman natin is 24 inches, malaki na talaga yung nakasap niyan. Mahaba na. Good for production talaga siya. Tsaka pang mass production na siya talaga. Tsaka magandahan pa na isa ng Cameo, Sir Janelle, abali ano siya. Pwede mo siyang dalhin kung inches na, may pupuntahan ka. 12 inches eh. Maliit lang. Oo, so pwede mo siyang dalhin. Parents, So yun lang naman po yun. And last na comparison natin, yung warranty. Pagdating sa warranty, syempre ang iniisip ng iba ay yung mas mahaba yung warranty. Pag mas mahaba yung iniisip nyo po or gusto nyo po, dun kayo sa Cameo kasi may 1-year warranty. Ngayon, kung gusto mo naman mas malaki at mas malapad yung iyong nakakat, dun ka kay Kuyi na may 6 months warranty lang. So, yun yung difference nilang dalawa. Then, software, magkaiba din.
Si sign si Kuya is sign master, si Cameo naman is Silhouette Studio. Mm. So kay Kuya is naka CD, limited lang po yan for 3 pieces. Mm. Si Cameo naman hindi na niya kailangan ng product serial number as long as meron kang internet at na-download mo yung na-download mo lang. So, ibig sabihin open software siya Kuya Ren. So yun yung difference pagdating pa rin dun sa ating software. Ngayon, paano ba gamitin si Cameo? Paano ba gamitin si Kuya sa software? Halos same lang sila ng function mga ka-printers, wala silang pinagkaiba about sa sending. Meron lang silang isang pinagkaiba about dun sa ating contour cutting. Kasi si Cameo, pag sinend mo yan as contour cutting, iisa lang yung sending yan dun sa send button. Ngayon naman, yung ating Kuya, yung sign master natin, meron siyang dalawang klase. Yung ating vinyl spooler at saka yung ating contour cutting wizard. So, yun yung dalawang klase na yun. Okay, so much better talaga na malaman natin talaga kung ano yung size ng ating makina, kung ano yung nagagawa ng ating makina. At the same time po mga ka-printers ay makita na natin yung size nila. No? So doon pa lang nakakapag-adjust na tayo sa paglalagyan. So kapag nag-uumpisa pa lang, maliit yung pwesto, much better po is Cameo. Okay? So kung medyo may may budget naman, kaya pa mag-add ng at least kahit mga 4,000. Tsaka malaki yung pwesto. No, malaki yung pwesto, pwede ka na mag MC630 or MK630. Ayan. So maraming salamat Ma'am Bex. Kay Gian Bodega naman, ano po maganda sa digital printing? Sa screen printing po si Kuya Ren, sa tanong po kayo sa screen printing, sa mga gusto matuto po ng screen printing or may mga questions sila about screen printing, kay Kuya Ren po kayo mag tanong lang okay lang naman. Okay, so sabi ni Gian Bodega, ano po maganda na digital printing para sa dark cotton shirts? Okay, so digital printing, ibig sabihin niyan, ito 'yung ginagamitan ng printer at heat press. Heat press. For the for t-shirt to, for shirts to. Ngayon, meron tayong dalawang klase, sir. Sa halagang 15,550 mo na hinahanap mo para sa dark cotton shirt, eh meron na tayong dalawa na gagawa dito. Yung package namin na t-shirt printing na 15,550, pwede ka nang gumawa ng dark transfer paper or dark transfer t-shirt printing process at yung light transfer printing process. So yun yung gagamitin natin dalawa. Okay, so perfect talaga si dark transfer for dark colors. From the word itself, dark transfer, ibig sabihin para sa dark na mga damit. So yan yung gagamitin nyo po. Pwedeng mamili ka ng heat press or pwede rin naman pong screen print. Pero sabi mo nga po sir, is for digital printing. And the best po naman yung offer ko sa inyo yung aming t-shirt printing package, which is na makikita nyo po dito sa Uniprint, www.uniprint.ph. At i-click nyo lang yung catalog, hanapin nyo lang po yung t-shirt printing package na nagkakahalaga lang po yun ng 15,550. Kompleto na po yun. May printer ka na, may consumable ka na, may heat press ka pa. At meron na yung mga template at yung video tutorial po. So yun po yung nakapackage natin, sir. So kung bibili ka yan, kompleto na po lahat yan. So talagang kayo na lang talaga hinihintay. Okay? So maraming salamat, Sir Gian Bodega, kay Dun Junior. Sabi niya, thanks po, malaking tulong para sa... para mas matuto. Wow. Salamat po, sir. Kay Jeter Andesa naman, kay Iga. Sir, tanong ko lang, anong magandang specs ng computer para sa digital printing? Salamat. Ayan. Buti may nagtatanong ng digital ng computer, no? Mga ka-printers, meron din po kaming computer po. Nag-a-assemble din kami. For digital printing naman, hindi naman kailangan mataas yung requirements talaga nito eh. Ito yung magandang negosyo na alam mo yon, tipid talaga ultimo dun sa kanilang PC. Hindi mo kailangan maglabas ng mas malaking halaga para lang maging maganda yung PC mo o maging smooth yung trabaho mo. Ang importante diyan mga ka-printers ay magawa mo lang yung ng maayos at smooth production. Yung production. Oo. Pagdating sa PC kasi normally pagka Photoshop, ayan lang naman yung madalas, Photoshop, Corel. AI. So, may mga version naman po na mababa. Like for example, 2013 na Photoshop. So, may mga ganyan. So, ang requirements lang diyan, at least kahit naka Core i3 lang, kahit walang
separate na video card, okay na yan eh. Okay na yan. Okay na talaga yan. Pero, kung may budget ka naman, at soon gagamitin mo, for example, double purpose, yung mag-marketing ka, yung naka-multi-tab ka, much better yung mas mataas na. At least kahit yung 8GB RAM, multitasking na yun, habang nakabukas yung Photoshop mo, pwede ka na mag-market through online Facebook. At the same time, syempre, mas maganda kung may video card ka, kung ganun yung ginagawa mo, multitask ka. So at least meron kang dedicated na video card na at least 4GB, di ba? Ayun na yung mga uso ngayon eh, 4GB, 2GB, ayan yung mga ano na video card eh. No? Pero much better, 4GB ka na lang para mas mabilis. Siguro mas maganda yung inyong pag-i-edit, sir. Oo. Tapos yung ating, syempre yung processor naman natin, which is ayun naman yung nag-process ng ating mga ginagawa o yung mga ginagawa natin through online or yung sa computer natin. Kahit Core i3 lang, okay na yan eh. Actually, yung isang nga nating kliyente, mga ka-printers, Photoshop niya ay CS3. Sabi ko, sir, okay lang ba sa yung Photoshop CS3? Yes, sir. Kasi ginagawa ko naman, removing background, rush ID lang naman. Sabi ko, sir, anong gamit mong specs sa computer? Pentium lang, sir. Pentium, tapos may dedicated lang siya na video card. So, yun lang yung kanya. Tapos, 4GB RAM nga lang eh, reference. So, talo-talo na talaga. Ano na talaga, maganda na rin yung performance niya for editing at syempre para doon sa kanyang pagmamarket. So, kung kaya pa mas makatipid pagdating sa sa PC, okay lang naman. Kasi, hindi naman tayo, pag nagtayo tayo ng printing business, hindi naman tayo yung professional na mga graphic artist talaga na kailangan na mataas na specification specs. Kasi nga, puro magaganda talaga yung ginagawa at matataas yung resolution na ginagawa nila. Pero kung mga edit lang, like for example, removing background lang, magpapalit ka lang ng damit, pwede na yung at least yung medyo pasok sa budget natin. Oo. So meron naman mga nabibili na, yung mga 10,000 na set na, may mga ganyan, 15,000. Pwede na yun sa printing, totoo lang. Kung ako tatanungin po, pwede na yun. Oo, pwede na. Pero, syempre ako, as nag-edit, talaga yung PC ko, talaga nilaanan ko talaga ng budget. Kasi nga, nagda-drawing ako doon. Tapos nag-e-edit ako ng mga graphic nagpapagawa sa atin. So talagang kailangan ko talagang igandahan yung aking specification. Ayan. So maraming salamat po dun kay Sir, patingin na yung pangalan kay Sir Jeter Andesa Kaiga, no? So kung kaya po ng budget mas as soon as possible, mas maganda kung mas mataas. Oo, mas maganda kung mas mataas kasi naka-design niya for the future naman. Pero syempre, wala naman na ngayon mabibili ng mga ano tawag dito, Corto Duo, no, Kuya Ken? Meron pa ba yung mga Corto Duo? Meron pa rin? Mga second hand. Oo. Pero ang I think ang mga nabibili na yung Pentium na talaga. Yun na talaga yung mabibili niya pinakamababa. Pero okay na yun. Kahit nga laptop, okay na yun. So, ako naman, masasuggest ko kung sakaling printing business, desktop talaga. Desktop. Desktop maganda. Ako. Pero kung pambahay po, laptop, mas maganda. Pagka desktop kasi mga ka-printers, kung meron kayong gustong i-upgrade, kunwari, nagde-design kayo ng mga mabibigat talaga or may kliyente kayong mabibigat talaga yung pinapagawa ng graphic art. So, pwede natin yan na upgrade no soon. No? Kung halimbawa, budget ko pa lang, wala pang video card, pwede. So, next na target mo, mag-avail ka ng video card tapos ilagay mo doon sa iyong CPU. So, sa madaling salitahan niya mga ka-printers, pwede mo siya i-upgrade soon. Si laptop naman, kailangan pag bumili ka, yun na yun eh. Ang ma-upgrade mo lang doon is yung RAM. Pero yung mga video card, hindi na. Naka-fix na siya. Naka-fix na, okay? So, next question. Kay Julia Victoria Tangkintik. Sir, na-try ko po na po yung advice nyo na babaan ang tension sa cap. Press. May Teflon din. Meron may mark pa rin po ng press sa cap. Ano po gagawin? Okay. Ito yung nagtanong sa akin last time dito sa store. Si Ma'am Julia. Oo. So, bumabakat pa rin daw yung kanyang cap. Yung mark na kanyang cap. Binabaan niya na daw yung tension. Ganito, Ma'am. Try nyo po, Ma'am, na ibaba rin naman yung segundo. Or sa madaling salita, Ma'am, pagkatapos nyo siya i-production, maraming pwede kasing gawin dyan paraan, Ma'am, eh. Oo.
So, kasi yung sa atin nakita niya na merong ano. Pero natural po yun, ma'am. Natural yun, ha. Natural po talaga na magkakaroon siya. Oo, may mga times lang talaga na hindi niyo makikita yung iba. Pero natural lang po yan talaga. Pero sa akin, sa experience ko, ma'am, ang ginagawa ko, tension lang talaga. Binababaan ko lang konti. Para hindi higpit na higpit. Hindi siya bakat na bakat. Pero sa ganito po, ma'am, normal lang. Kasi ito katulad niya, no? Meron pa po rin talaga siya. Oh. Kahit nakikita ko rin naman sa iba, ganun din naman. May bakat din siya. Hindi nyo rin po talaga siya mga perfect talaga na ano na walang bakat. Ito, katulad niya, walang bakat. Diba? So ito naman, may bakat. Tapos yung isa naman, walang bakat. Yung isa may bakat. So normal lang yan, ma'am. Pero syempre, try pa rin natin yung mga pwede or possible na pwede natin itapal doon sa production ninyo or sa procedure ninyo. Gawin nyo, ma'am, mataas pa rin dapat yung temperature pero babaan nyo naman yung seconds. Tapos tingnan nyo po, ma'am, kung may magbabago dun sa tension. Kasi na sobrang tagal na ito, imagine mo kaya rin sa, ito lang yung logic nyan eh. Babakat yung mismong hulmahan kasi nga, mahigpit yung tension. Ibig sabihin, ipit na ipit siya. Oo. Ngayon naman, sa sobrang tagal naman niya, halimbawa, binababa mo yung tension, sobrang tagal naman niya nakababad, maaari ding bumakat kasi nga mainit yung plate natin. Pero try nyo muna, ma'am, na ibaba yung ating seconds, kung ilang minuto yung ilang segundo nyo po yung siniset, babaan nyo lang po ng konti. Tapos kapag may nagbago po, ibig sabihin, doon lang tayo nag-adjust sa settings natin. Pero kung ganun pa rin po, ma'am, normal talaga yan. Wala tayong maano dyan. Oo. So, ganun muna gawin nyo, ma'am. Try nyo po muna, ma'am. Minsan kasi self ano na to eh, self-exploration na rin. Oo. Minsan ikaw mismo yung makaka-discover nung ano, challenge na yun para sa pero may proper talaga na pag-heat press ng ganito eh. Oo. So yung mga dati kasi nakita ko na mga panghulma ko yung Renz, yung filament niya, yung may teflon na agad. Yung hindi talaga na bakat doon talaga sa ano. Yun yung mga dati. Pero ngayon kasi makikita mo parang stainless na siya na kulay ano. Eh hindi, sorry, alloy na siya eh. Parang alloy na ngayon sa Capres eh. Eh yun yung binili ni ma'am na parang alloy. Pero sa mga nakikita ko yung ginagamit natin sa 6-in-1, wala siyang masyado nagiging problema sa bakat eh. Oo, sa ganyan lang. Pero ma'am, try nyo po, ma'am. Try nyo po yun. Wala naman po mawawala eh. Yung mga dati nyong na-print na, yung mga dati nyong na-print na po, kahit wala na pong papel, i-press nyo lang para makita nyo po kung ano yung magiging itsura uli. Or babakat pa ba or hindi na. Ayan. So kay Sir Brian Santiago, Sir, ano po yung pinagkaiba ng Kuyi heat press nyo sa Quap heat press? Planning to buy yung package? Ah, okay. So baka nakita nyo yung t-shirt printing with PVC ID at saka yung Kuyi heat press natin. Yung difference nitong dalawa po, yung price difference nila magkaiba. Oo. Yung Kuyi natin po ay ano po 'yan? Yung Kuyi ay nasa 8,900. Para 1,000 po yung difference ng ating Quap heat press. Pero parehas lang 'yan na ano na brand lang talaga pinagkaiba po, sir. Brand lang. Wala po sila pinagkaiba. Yung button parehas lang, yung timer, yung settings parehas lang. Ay meron pa pala pinagkaiba. Si Kuyi po ay ano po yan? Ano po ito? Teflon coated na. Ibig sabihin kulay itim na yung plate nun. Si Quap kasi naka-install pa dun yung teflon. Oo. So may nakagano pa ng teflon sheet sa kanya. Pero itong ating Kuyi, wala na teflon coated na yan. So, yun po yung pinag-aiba Sir Brian Santiago. Pero maraming bumibili po sa amin ng pagdating sa multi-function nga kung tawagin. Ibig sabihin, konti lang difference eh. Baka nakita niya yung difference ng price eh. 15,550 yung ating t-shirt printing. Tapos yung t-shirt printing with PVC ID package ay nasa around 19,950 pesos. So parang almost 50 na lang, 20,000 na lang. So yun yung ata nakita ni Sir. Sir Brian. Kaya napag-compare niya. Konti na lang pala, meron na pala ang PVC ID. Which is, magandang mindset yung. Kasi nga, kompleto na eh. Meron ka ng laminator. Hindi lang magtatapos sa t-shirt. Kasi pwede ka na gumawa ng sticker na ilalaminate mo dun sa laminator. Yung cold laminate. Pwede ka na rin mag-laminate ng mga ID. So, yun yung maganda dun sa package na yun, sir. Oo. So, pagdating sa heat press, wala talaga sa dalang difference, parehas lang umiinit. Pero, yun talaga, mas maganda si Kuyi kasi para sa akin, teflon coated na kasi siya. So, if ever na medyo makakalimutin na ako, kasi ako medyo
alam mo na, Kuya Renz, 26 pa lang ako. Ayan. So, 26 pa lang ako. So, medyo makakalimutin na. So, pag nakalimutan mo na naka-install yung... Nawala naka-install dun na, ano, na Teflon. So, didikit na yung iyong pinipress. So, yun lang naman yung difference. Pero maganda yun, sir, yung quap na yun na package. Ayan. So, maraming salamat, Sir Brian Santiago. Kay Ma'am Pe Amor Esteban. Ito. Top 1 natin to. Si Ma'am Pe Amor Esteban. Sabi niya, good evening, Kuya Junel. At Kuya Renz, at kay Kuya Ken na nasa likod ng camera. Oh, sikat ka na, Kuya Ken, ha? Tanong ko lang, mga kuis, kung anong pag mapapayo nyo if marami kang kakilala na gumagaya sa iyong printing business. Wow, ang ganda ng tanong niyo. Kuya Renz, anong plastisol? Ito yung tanong niya naman sa'yo. Anong plastisol ang ginagamit sa souvenir shirt na may white and colored shirt na puro text lang? Thank you, mga sir. So, unahin ko muna yung tanong ni ma'am para sa akin. May gumagaya sa iyong printing business. Ma'am, sa lahat po ng negosyo, ma'am, is replicate lang yan. Totoo yan. Kahit saan ka pumuntang industry po, ma'am, usong-uso po ang duplication ng inyong negosyo. Pero, ano ba yung mas inaangatan? O mas pumapatok sa tao? Ito po yung mga negosyo na may puso. So ano yun? Parang Uniprint, di ba? Oo. So, handang tumulong po sa inyo. Ganito lang yan. For example, merong gumaya sa inyo na printing shop din. Parehas kayo ng ino-offer ng product, parehas kayo ng ino-offer ng services. So, gawin mo, dahil parehas kayo, yung iyong printing shop, gawin mong unique. Paano mo magiging, unique yung iyong negosyo or yung iyong printing shop? Una, syempre, ganda mo yung customer service. Yung after sales. Kasi, mga ka-printers, sa lahat ng negosyo, marami, honestly ah, mga ka-printers ah, honestly, ang after sales po talaga yung hinahanap ng isang kliyente. At sa 100% na nagne-negosyo mga ka-printers, 60% ang hirap dito. Naniniwala ko kaya, Renz? Ako naniniwala po, 60% po ay hirap sa customer service. Bakit? Kakulangan ng tao, kakulangan ng training. Yan. So, yun yung mga madalas na na-encounter natin. So, ano ba dapat na maging unique tayo? So, syempre, unahin muna natin yung after sales service natin. Okay? So, very unique yan. Number two, para... Wala na, sinabi ko na, sinabi ko na to. So, yung gumagaya sa'yo, ma'am, gagayahin na rin yun. Hindi, joke lang. Anyway, kanya-kanyang diskarte. Kahit na sinabi ko na sa inyo to, mga ka-printers, syempre... Yung initiation, yung pag-initiate ng action na ganito, eh mahirap pa rin, ma-perfect talaga. Oo. Same business pero magkaiba network at market. Yan. Oo, sabi ni Kuya Ken. Oo. Same business, ano yung Kuya Ken? Same business pero magkaiba ng market. Oo, so same business. Oo, tama nga naman, magkaiba rin kayo ng market eh. Magkaiba kayo ng target market eh. Pero syempre, same ng services ng ino-offer ninyo. Syempre, para mas maging unique, syempre, after sales. Diba? Pangalawa is, diba, para maging unique ka, kailangan special yung iyong ino-offer na services sa iyong mga kliyente. So, paano ba yun? Katulad ng Uniprint. Diba? Nagbibigay ng mga Thanksgiving card, thanks card. Diba? O, dun pala sa simpleng appreciation na yun, yung loyalty ng iyong kliyente ay mananatili. Oo. Then, third, bigay ng discount, syempre. Oo. Diba? Para maging unique ka at yung iyong competitors magulat sa'yo kung bakit marami kang kliyente kahit na sabihin natin ginaya niya yung iyong negosyo dahil binigyan mo sila ng special price. Ibig sabihin, ramdam na ramdam nila tagos hanggang buto yung discount na binigay mo. Ibig sabihin, doon pa lang sa simpleng part na yon ay na-appreciate na nila yung mga printers. Kaya, Ma'am Fe Amor, normal lang talaga sa pagne-negosyo, nire-replicate yan. Makikita mo. Para sa akin, Sir Junel, mas ano din, mas maganda rin yung quality mo. Yes. Yung quality nung gawa. Yun, yung pang-port natin, dagdag natin. Ma'am, syempre yung pang-port yung quality. Okay. Okay, so, logic na lang eh, Kuya Renz. Sa logic na lang. Ma'am Fe Amor, ganito. Imaginein mo, ma'am, marami nagne-negosyo sa palengke na pare-pares yung tinda. Oo. Diba? Magkakatabi pa sila. Oo. In-replicate lang rin naman nila yung kanilang ano, mga tinda. So, sa tingin mo, bakit kumikita sila? So, ganito lang yan, Kuya Renz. Syempre, ino-offer nila
yung mga pinaka best price nila para sa ano. Pero hindi nila guguluhin yung market price. Halimbawa, 1 port 20 pesos 1 port, ano? Yung mga hiler na yon, 20 pesos 1 port yon. Ngayon, pag sinabi ni namamalengke na, "Sir, dagdagan mo naman, ay ma'am, dadagdagan ko po siya ng 2 kilo." Baka pwede mo bigyan ng price na mababa. O sige, bibigyan kita. Di ba makikita mo yung mga ganon? So, doon pa lang mga ka-printers, yung logic na ganon, ganon din sa lahat ng industry. So, syempre, kung saan mas mura, mas maganda ka usap, maganda yung service, doon ka pupunta. Maya-maya, napaisip pala si Ma'am Amor, no? Mag-isda na lang kaya tayo. Ayan, so, yun yung sagot ko, ma'am, sa gumagaya sa inyong printing. Yung mapapayo ko sa inyo, ma'am. Huwag nyo silang pansinin. Huwag nyo silang masyadong ano. Ito nga sinasabi ko eh. May mga part tayo na matutulungan din natin yung competitors natin. Natutulungan din tayo ng competitors. No? So, ano ba yun? Paano ba yun, Kuya Jun? Para na nagulan ako eh. Gagawa tayo ng hakbang na matutulungan natin yung competitors. Paano yun? Kung halimbawa, wala tayong large format printing equipment, no? Pwede natin yung ibato doon sa ating competitors. So, doon pala nagkakaroon na tayo ng, good relationship. Between dun sa ating competitors. Kasi nga, binibigyan natin siya ng ano eh. Ng project eh. So, ganun din naman yung return niya sa atin. May mga ganyan mga, ano, mga store and mga shop na in return, binibaligan din tayo nila. Kasi, for example, sila ay nakatutok for large format printing. Siyempre, wala silang mga small printer. No? Pag may naganap sa kanila ng project, siyempre, ang bato niyan sa inyo po. So, wag nyo na lang isipin na natural talaga nagagayain kayo. Pero ang isipin nyo po, yung ikakaulat at saka yung ano yung pagiging unique ng iyong negosyo. So gawin niyo po yung mga binigay ko and I hope na nakatulong 'yon. Ayan. Kaya maraming salamat kay Ma'am Pea mo. So bali meron pa siyang tanong. Sir, oh, yun nga yung plus season naman. Ayun. So sabi niya, Kuya Renz, anong plus season lang ginagamit sa souvenir shirts, white and colored shirts na puro text lang. Okay, so yun ma'am, bali sa mga souvenir shirts naman, syempre maraming klase ng plastisol, pero hindi ko na siya mabanggitin eh. Pero syempre, yung offer natin kay ma'am, yung ICC talaga. Ultramix. Ultramix talaga, yung maganda ma'am. Kasi bali, tested ko na yun eh. So marami na rin ako nagamit ng mga inks, no? So tested ko na rin yung mga plastisol natin eh. Na kagandahan niya kasi, dun, pagdating dun sa mga dark color talaga, meron tayong mga inks na lumalaban dun sa mga immigrate na tinatawag, mas lalo pag mga souvenir shirts. Hindi kasi ma-branded yung tela doon. So, merong iba, yung problema ng iba, pag naghagod ka ng puti sa black na t-shirt, magiging gray siya yung output kasi nag-immigrate, no? So, meron tayong mga inks din na panlaban natin sa mga immigrate, mas lalo na yung mga hindi branded or yung mga CVC na tinatawag, 'di ba? So, mas ano ko kay ma'am yung ICC talaga, mas mabilis gamitin. Pagdating naman sa mga paghahalo ng ink naman, meron siyang sariling website para hindi ka na mahirapan mag-mix. Ayun ma'am. So kay Ma'am Amor, doon ma'am, pwede kayong magtanong or tumawag dito pag once na nag-start na kayo ng mga screen painting, no? Pwede kayong tumawag dito para i-guide namin kayo. Tama 'yun, ma'am. Tama 'yun. Oo. Para hindi kayo malito po about doon sa paghahalo or kung ano yung ink na gagamitin ninyo. At talaga nga naman na maaasahan nitong ano na to, ink na to na yung ICC. Kasi mga ka-printers, ang ICC or Plastisol is oil-based yan. Napakatagal yan na ma-expired mga ka-printers. Tsaka hindi siya yung ano, totally na hindi siya hassle sa paghahagod kasi nga hindi siya nagbabara. Natutuyo, ano. Hindi siya gaya ng ibang ink like water-based na pag naghagod ka, ilang minuto lang, pag mabagal kang humagod, wala na, tuyo na. Pag hindi mo siya naagapan, wala na, panibagong screen na naman. Tama. Okay? From the start na naman. Yun. So maraming salamat Ma'am Pea Amor at Kuya Renz, no, sa pagbibigay ng ideas kay Ma'am Pea Amor Esteban. Kay Gian Bodega naman, "Sir, gusto ko din po matuto screen printing, pero zero knowledge pa. Talaga, ano pinakamagandang start para matuto?" Ayan. So ako, masasuggest ko dito Kuya Renz, ang pinakamagandang suggestion na may bibigay ko sa inyo ay umatin kayo ng aming webinar. Tama. Kasi sa aming webinar po mga ka-printers, talagang yung mga nag-start ng negosyo po na hanggang ngayon. Hanggang ngayon mga ka-printers, yung mga natuto po sa webinar po namin hanggang ngayon ay nag-i-start pa rin sila ng production. Ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin ko doon din sila natuto, sir. So kung zero knowledge ka, inibitahan kita sir na umatin do sa aming webinar. So balik, kuha ka muna ng idea.
No, iba kasi yun pinakakailangan talaga sa printing talaga. Oo, idea talaga yun. So, yun lang sir, yun lang. Attend kayo sa aming webinar at syempre itong live stream. Kailan ba webinar natin? Friday. Friday. Oo, kay Friday. Kuya Ude. Screen printing yun sir every Friday. So, paano ba pumunta o paano ba sumali doon sa ating webinar? Punta ka lang dito or dito sa aming page at website. Meron dyan nakapo. Sa aming page sa www.facebook.com/uniprint, nakapin post po yung ating webinar. So, click nyo lang po yung mga nakapost doon at meron doon link. I-click nyo lang yon para makapasok kayo sa room. So, may fill up lang kayo digital form. Yan, lalagay nyo lang doon yung information na gusto nyo. For example, gusto ko mag-advance. Pwede naman. May mga advance date na po doon ng aming webinar. Pwede nyo nang atinan. Nga lang, hindi agad yan mag-undergo kung hindi pa dumating yung date na meron tayo. Oo, Kuya Ren. So, magno-notify yan sa inyo if ever po na mag-i-start na yung ating webinar. Kaya kung di ka pa nakapalo mga ka-printers, follow na kayo dito sa aming Facebook page para po magno-notify sa inyo yan yung araw po na inaanan ninyo, ang tawag dito, niregisteran ninyo. Ayan. So, sa aming website din mga ka-printers, makikita nyo rin po yung aming webinar schedule. So, ano paano po ba yan, Kuya Renz? Punta ka lang sa www.uniprint.ph at i-click nyo lang po yung webinar. So, meron po dyan tatlong nakatayong ganyan. So, hindi na kayo naliligaw pag nakita nyo yun. Tapos yung kalbo, ayan, yun na po yung aming webinar schedule. So, naka-ano rin yung schedule nyan. So, click nyo lang po yan para maka-attending kayo dun sa ating room at makapasok kayo. Yan. So, Sir Dian Bodega, yun po yung mapapayo namin sa inyo ni Kuya Renz. Attend kayo ng webinar. Webinar talaga. Laking bagay, laking tulong. Yes. Yan. Kay Dex Ann Punsalan, sabi niya, Sarah Era William Gatdula. Ayan. Shoutout sa inyo, magandang gabi. Happy viewing. Kay Juan Paolo Lobina, sabi niya, ask ko lang how much yung costing sa lanyard printing. Sa lanyard printing po, Sir Juan, no? Yung ating costing dyan, per roll eh. Yung ano natin eh, per roll sa talaga lace. Sa lace. So kung ganito lang sir, para makuha mo yung costing ng iyong lanyard. Gawin nyo, yung roll yun ninyo, di ko sure kung ilang roll yun yung ano eh, kung anong haba ng lanyard eh. Oo. So, yung isang roll yun nun, sukatin nyo po siya into 40 inches. 36 sal. Ay, 40 inches kasama na yung pinaka ano, maliit. So, 40 inches. So, tingnan nyo kung ilan nagagawa po ng iyong roll. Oo. So, ilagay mo doon yung price na nabili nyo po, yung lanyard na nakarolyo, yung ID lace. Ang gawin nyo po doon ay i-divide nyo po yung na-compute nyo po kung ilan po ang magagawa sa isang rolyo. No? 40 inches yun ha, 40 inches. So, yung sagot doon, ilapat mo lang for ID lace. Okay? Then next mong gagawin sir, computein mo naman yung papel. Yung papel natin ay 200 pieces, 100 pieces po 'yon. Oo, yung sa lanyard. Oo, 200 mm by 1000 mm. Oo, so yung haba niyan. So, computein niyo sir yung 100 kasi hindi ko lang sure kung magkano po yung alas, hindi ko kabisado po yung price talaga nung ano lanyard paper. Pero tuturuan kita mag-costing sir. Yung lanyard paper mo, i-divide mo lang yung price kung ilang peraso yung lanyard paper mo. Then yung sagot, lagay mo doon sa ating lanyard paper. So meron ka ng ID lace na per piece, meron ka na rin na paper per piece. So computein mo lang yon and add mo lang yung ink cost. Sa ink cost naman natin, sir, pag sabli, ano lang naman yan, sa 5 pesos lang yan. Oo. So for example, ang lumabas sa computation mo kasama na yung heat press, 'di ba? Heat press add 5 pesos lang din kasi 25 pesos 'yan per hour. Eh. So 5 pesos lang gawin natin. So meron ka ng 10 pesos agad. So pagpalagay natin 'yung sa sublimation lanyard paper mo ay lumalabas is 3 pesos, meron ka ng 13 pesos. Sabihin natin 'yung ating materials kasama ni ID lace. 'Yung materials po 'yung side release, 'yung hook, okay? Tapos 'yung rematche. Isang set kasi 'yan eh. So, pagpalagay natin yung lanyard lace, estimated to sir ha, pero dapat ang actual costing dito, i-divide mo kung ilan yung nagagawa ng iyong mga materials. Ngayon,
100 pieces naman yun eh, yung rematch. Oo, nakapak naman yun. Oo, nakapak naman yun eh. Tapos yung side release, isang set din yun. Mm. So, nakarepack rin naman yun. At saka yung hook. Mm. No, meron tayong G-hook, meron din tayong ordinary hook. Oo. So, lumalabas, sabihin natin, ang ID lace mo, nagkakahalaga ng 30 pesos. Mm. Yung isang ganun. Costing mo lang yun. Mm. Sabihin natin ha, estimated lang to, sir ha. So, times 3 lagi. Mm. Times 3 yung costing para makuha mo yung selling price. Oo. So, ganun lang yung pagko-costing natin. Okay, so maraming salamat Sir John Paolo Lobina kay Julia Victoria Tangkintik. Sabi niya, thank you sir. Pwede po ba gumamit ng cutter platter for sublimation printing like para sa cups? Yes! Yung vinyl? Oo, oh, meron tayong vinyl eh. Sample ito. Yan, so maraming kaming cup dito ma'am. O, oh, tamang-tama yung tanong mo. Hindi namin pinagandaan. Nandun na ata Kuya Ren, yung Lucky Me. Yan ata Kuya Ken. Ito, Kuya Ken. Yan. Ayan, yun. Ayan, yan. Maraming salamat, Kuya Ken. Okay na, Kuya Ken. Ayan. So, ma'am, Julia Victoria Tangkintik, ito, binil po itong gamit namin. Hmm. So, ang temperature mo dyan is 160-10 seconds. So, ito talaga, pag hinit press mo, wala talaga siyang bakat. Wala siyang bakat. Oo. Kasi 10 seconds. 10 seconds, oh, 10 seconds lang siya. So, pwede yan, ma'am. Pwede yan. Yung binil cutter po. Pwede, pwede. Mm-mm. So, kay Paul Brian Arcilia, pa-shoutout po mga sir, and syempre kay Kuya Ken. Ay, shoutout natin yan, Sir Paul. No? Brian. Kay Sir Paul Brian Arcilia. Ayan. Kay Dundunyor, sana makapagbigay din kayo ng dagdag kaalaman tungkol sa gamit ng iba't ibang klase ng car, motor, sticker, connected po sa pagbili ng cutter nyo mga sir. Sir, meron naman kami yan. Mm. Sa car sticker naman kasi sir, depende yan kasi sa size eh, nung paglalagyan eh. Pero sa tutorial po namin, kapag bumili kayo niyan ng cutter platter po, pag bumili kayo dito kay Uniprint, may kasama yung video tutorial kung paano po gamitin po yung mga cutter platter namin. And syempre, pagdating sa application naman yan sir, meron din naman kami yan na video dito sa aming page. Hanapin nyo lang po yun dun sa mga recent na yung mga previous namin na mga videos or yung live stream. Nandoon po nakalagay yung lahat. At syempre sa YouTube, kung ma-upload na po natin yung mga tutorial po namin dun, pwede kayong pumunta dun sir. Oo. So marami naman talagang tutorial niyan. Ang importante lang naman dito, kapag bumili ka ng makina, alam mo kung paano gamitin or naturo sa iyo yung makina. Pero dito kay Uniprint po, huwag kayong mag-alala dahil dito tinuturo po namin yung makina bago niyo po yung gamitin. Oo. So bukod sa tinuturo namin 'yan ng meron pa kasamang tutorial. May kasama pang tutorial 'yan. So yun yung maganda pa. Mga ka-printers. Kung may nakalimutan kayo sa tinuro namin, nandoon lang 'yan sa video tutorial natin, So, totoo lang Kuya Renza, meron akong kliyente si Sir Ken Has Adamra ng taga-Bataan. No? So, tinuro ko lang isang beses yung cutter platter sa warehouse pa yon. Oo. So, dahil doon siya malapit. So, tinuro ko isang beses lang yon, nakuha niya agad, tapos may mga tanong lang siya, pinigil lang niya, pinitsura lang niya. So, nakuha niya agad. So, ibig sabihin, hindi ganun kakomplikado po yung mga cutter natin. Oo. I assure na hindi po komplikado. Kung meron na kayo makakuha po o makikita po or may mga problema po kayong na-encounter, nasusolusyonan po yan. Huwag lang natin pabigatin. Yung iba kasi ang nangyayari, pagka nakita nila yung problema, akala nila wala na solusyon, meron pa rin naman po yan. Huwag lang mawawala ng pag-asa. Kay Sir Patrick Jordan Jimenez naman, sabi niya, good evening po mga ka-printers. Sir, tanong ko lang po kung gaano kalakas ang ink consumption ng pigment and sublime per A4. Hindi po, ang tipid po niyan. Ang inkjet printer po, napakatipid po niyan. Kasi po, yung picolitor po niyan ay maliit. Hindi po katulad ng large format na malaki. Oo. So, yung ating pigment, estimated lang yan sir ha, kasi sa computation meron akong actual computation at sa seminar po namin, webinar namin tinuturo talaga yan. Yung pigment natin, yung ink cost natin dyan, estimated mga nasa around 2 pesos lang yan. Si Sable naman nasa 5 pesos. Oo, depend, naka high quality na yan ha. Pero para makita mo yung computation yan sir, ituturo namin yun doon sa aming webinar. Naka-dictate talaga. So doon lang talaga tinuturo yan sir eh. Pasensya na kayo ha. Ang estimated lang talaga or yung actual talaga na computation. Ay yung
yung result, no? Yung computation po niyan tinuturo natin niyan doon siya. Okay? So kay Sir Raymond Lumbres, puro akin natatukoy rin sa. Oh, matas na ako. Sabi niya, Kuya Junel, pa-sure naman default temp and timer sa ibang iba't ibang material DTB vinyl, sabli iba, iba ba din po ba depende sa materyales? Salamat po, more power. Yes, Sir Raymond. Yung DTP ang standard niyan 160 10 seconds. Mm-hmm. Oo. Tapos ano siya? Pag press mo, second press. Mm. Para sa yung second press, curing ibig sabihin para tunaw na talaga. Dikit na dikit talaga yung iyong ano pinirest. Oo. Sabihin nila naman 160 degrees Celsius 10 seconds pa rin. Same lang rin same po yan ang process, dalawang heat press din 'yan. Si Sabli naman for polyester fabric, 100% polyester fabric ay 220 degrees Celsius 30 seconds. Oo. Meron nagto 200 pero ang seconds nila ay napakatagal. Parang around 45 ata eh. Pero sa amin dito kay Uniprint po, mga ka-printers, yung sublimation na timer po para sa heat press ay 220 30 seconds lang. Eh paano yung sa cotton CBC? Sa CBC po, try nyo munang ibaba yung temperature, no? Tapos tingnan nyo kung okay yung luto. Pero honestly mga ka-printers, di kami nagsasuggest talaga na gumamit ng CBC sa sublimation. Sa sublimation or cotton. Kasi nga meron siyang himulmol, yun yung madalas na nasusunog. Nagba-brown yung damit natin, nakala natin kasama sa print. Hindi. Kaya po nagba-brown niya kasi nasusunog na. Yun yun. Oo. So Sir Raymond, ulitin ko ulit, DTP and vinyl same temperature at same timer po siya. 160 60, degrees 10. Celsius at 10 seconds. Okay. So, yung binibenta naman ni Uniprint mga ka-printer, Celsius naman to. Kaya hindi kayo malilito. Yung iba kasi ng mga heat press, ang gamit nila is Fahrenheit. So, dun sila nagkakaroon ng problema. Sunog na sunog. At 160, mababa yun sa Fahrenheit. So, ibig sabihin, hindi naluluto, hindi nadidikit na maayos. So, oo. So, yung conversion naman yun, para makuha nyo 160 degrees Celsius, mga ka-printers, kung Fahrenheit yung gamit ninyo, tignan nyo na lang sa Google yung conversion. Pero alam ko, times 2 lang ata. Times 2. Init times ng Celsius eh. Oo. Kung 160, parang around 330. 340, ganun. Anyway, so, sa sabli naman, sir, is 220 and 30 seconds. Okay. So, Kuya Renz, pabasa ako ng next. Ayun, kay Sir Miko Carpio. For sticker printer po, ano po magandang yung mga pan-laptop mga swag? Ano yun? Sa laptop. For sticker printer. Oo. Siyempre, ililayout nila yan uli. So, kahit Core i3, pwede na yan. May mga ganyan naman na laptop pusher na Core i3, pwede na yan para sa mga sticker. Oo. Yung laptop. Oo. Ay, hindi. For printer. Sticker printer, printer po, anong maganda? Baka yung sinasabi niyang machine. Tapos yung printer, yeah, mga pan-laptop. Yung pang-laptop lang. Printer. For sticker. Si Kuya rin si... Okay. Dalawa yung tanong. Ano? Yung isa, ano daw yung sticker printer na maganda. Oo. Tapos yung isa, ano daw yung laptop na pang-swag. Pang-swag. Anong swag? Swag, ganun ba yan? Ganun ba yan? Swag, ano ba? Hindi, sige, dun tayo sa for sticker printer sa po. Printer naman. Sir Miko Carpio, yung for sticker printer po, the best dyan, yung mga inkjet printer lang naman talaga yung yung ano natin. Ngayon, kung pang-outdoor, dun ka sa tarpaulin machine. Na pang-outdoor talaga siya. Eco-solvent. Oo, eco-solvent. Pero kung nais nyo pong gumamit ng mga inkjet printer, I suggest pwede kayo magsimula sa L120, L805, 1300. Mga sticker lang na maliliit. Tsaka yung 1800. So, pwede yon pigment yung gamit ninyo. Oo. Tapos yung laptop naman, anong yung mga pang laptop? Pang swag. Pang swag, oo. Mga swag. Kung tanong mo yung laptop, sir, I suggest kahit Core i3 lang, pwede na yan. Mga 10 gen, mga ganun. Mga updated naman lahat ng laptop ngayon eh.
Mga yung mga swag, hindi ko alam kung ano yung swag eh. Oo. Yun lang sir, yun lang. Sa printer, pigment po yung gamit ninyo. Inkjet printer dapat. Tapos, yung laptop, at least a i3 kung ngayon yung tanong ninyo. Ayan. So, kay Ma'am Julia Victoria, no? I mean, pwede ba siya sa paper? Yung kanina yun, yung cutter kanina. So, yung sublimation. Ah, yung binin. Oo. Hindi, yung papel ng sublimation. Kung pwede bang i-cut doon sa cutter platter. Para cut yung... Parang counter cutting type. Ano yun, ma'am eh? Ako, I suggest ma'am, huwag nyo nang gawin. Kasi bakit po, another cost na naman kayo doon. Manipis lang yung papel na yun. Maaaring masira po yun. Kahit gumamit kayo ng cutting mat, maaari pong masira po yun. Sobrang nipis ang sublimation kayo. Naman po kasi, ma'am, ang idea po niyan, lahat ng ink po, yung CMYK, matatransfer po yan dun sa damit, dun sa mismong area ninyo. So, hindi nyo na kailangan po yung gupitin na mas maganda. Kasi nga, tinatransfer lang niya yung mga ink dun sa inyong materials or sa substrate. Yun lang naman po yun, ma'am. Kaya kahit may alawan siya, hindi masasama yun dun sa... Ngayon, kung iniisip nyo po na isa lang kay cutter platter, choice nyo naman po yan, ma'am. Pero mag-a-add kayo ng cost dyan. Kasi gagamit kang cutter platter eh. So pwede nyo naman gumamit dyan ng paper cutter, pwede kong gumamit ng gunting. Isa pa, dagdag time na. Dagdag oras na. Oo, so pwede naman yun, pwede naman isa lang yung papel. Kaso nga lang, di namin talaga ina-advise ma'am na kapag sublimation paper, lagay nyo pa sa cutter, hindi nyo na kailangan yun. Kay Sir Patrick naman, Jimenez, sabi niya, I mean yung costing po for A4. So ano yung tanong niya kanina? Sa ink ng pigment tsaka sublimation. Ah, sa A4, yun nga po sir, per A4 po, per A4 po yun, mga nasa 2 pesos lang at 5 pesos, ganun, per yung, print. Ano niya, yung per print niya. Papel. Kasi yun lang naman talaga yung ano eh, ang pinaka-cost lang talaga ng ink mo dyan sir, itatime sa, ano natin yun, sa per page, lumalabas dyan para nasa around 0.5 pesos lang. Oo. So bakit natin ginawang 2 pesos? Kasi mga ka-printers, yung A4 size, yung area noon, ita times naman natin dun sa na-compute natin na ink. Oo. So kung 8 by ano yan, 8 by 11 yan. So 8 times 11 times 0.5. So ilan yung lumalabas na ink noon? Ita natin. So compute lang natin ha. Okay, so kuha ko calculator. Sige, parents, ano muna yung next question natin. Sige. So, dito naman kay Sir Don your follow-up po sa una kong tanong, sir. Tip naman sa pricing ng car motor sticker decals. Yun, so, follow-up niya daw yung tanong niya kanina about naman dun sa pricing ng mga car tsaka ano, decals. So, lumalabas, sir, Patrick Juan Jimenez, nasa around per April, ha? Nasa around 44 pesos yung ink cost natin. 44 pesos? Oo, kasi 0.5 yung ano eh. Hindi. Teka lang. Mali. Lang ha, computing ko lang sir ha. Sige, balikan kita Sir Patrick. Pero ang per A4 nyo po yung costing yan, kung A4 size, depende sa materials eh. Nag-a-add lang tayo dyan talaga ng 2 and 5 pesos lang talaga. Pero kung computan kita nyan sir, balikan kita. PPM na lang kita sir. PM na lang kita Sir Juan Jimenez, no? So para makita ko yung aking competition doon about dun sa ink price. Okay, follow up po sa una kong tanong, sir. Tip naman sa pricing ng car and motor sticker deka. Salamat po. Sa motor sticker po, ang bigayan po dyan talaga is piso per square inch. Piso per square inch po yan. Yun yung ano yan. Sa motorcycle, yon. Sa print and cut, yun pa rin yun. So, iba yung print, iba yung cut. So parehas yun per ano yan, per square meter, piso per square meter. Halimbawa nagpa-print sa ng per square inch, no, nagpa-print sa ng tarpot ng eco-solvent sa iyong eco-solvent printer. One peso. So times mo yun sa 1 peso. Tapos pag nagpa-cut uli sa iyo, din bawa print and cut yan, times mo uli yung cut niya sa 1 peso. So lumalabas print and cut kung anong gagawin niyo. 2 pesos per square inch.
Ngayon naman, kapag ang ginawa nyo naman is yung sticker lang, piso per square inch po talaga yan. Kasi direct to ano na siya, dikit na. No, so direct na siya. Pag nakatuo na siya, yun. So pwede mo na siya ikabit. Tama. So lumalabas dyan, sir, kung yung binil car sticker po, 8x11 times 1. So lumalabas 88 pesos. Mm. So yun yung ating presyo po para sa A4. Okay? So syempre minsan yung cut lang yun. Eh paano pag magpapa-install sa iyo? Minsan ang nira-round off na lang ng mga ano natin eh. Ng mga kliyente, oo. Mm. Sa market nyo talaga makikita yung actual price para sa makasabay kayo sa pricing. Pero ngayon pa lang malalaman nyo na yung cost, kung magkano ba yung cost noon. Mm. So yun lang yun. Okay? So ito sa PVC, PVC binili yan eh, Kuya Ken eh. Oo. Ayun, sumayan. Oo. Yan. So, meron ako niyan. Anyway, ano ko 'yan, ibibigay ko sa kanila 'yan next time. Oo. Confidential kasi 'yan, Kuya Ken eh. Okay? So, 'yun lang 'yon, Sir Den Don Junior at kay Sir Patrick. PM kita mamaya, sir, para mabigay ko sa iyo actual. Mm-mm. Pero yung cost niyan, kung ikla pag-uusapan, napakatipid po ng inkjet printer. Oo. Kasi mga ka-printers, yung isang 100 ml ninyo, kung mapapansin ninyo, 'di ba nag-print ka? Sobrang daming mga gawa. Makikita mo, hindi ka pa nagsasali, hindi pa ubos yung nasa tank mo. Oo. So ganun katipid po 'yan. Nakailang print ka na pero yung ink tank hindi pa rin nauubos. So, hindi pa rin nababawasan. Ang mabilis na mauubos talaga doon is yung black. Black. Oo. Black naman talaga. Totoo. Kasi yung talagang gamit. Oo. Key of all colors yan eh. Kaya nga black eh. Maraming salamat po, inaabangan ko po lagi ang mga webinars ninyo. Wow, ayun, maraming, so, salamat, maraming salamat Sir Patrick. Oo. At kay Lizelle Gregorio, baba natin Kuya Ken. Hello po, pa-shoutout po from watching from Malolos, Bulacan. Hello po kay Sir Ken, Sir Jazz at Ma'am Jana Sales. Oo. So shoutout sa inyo. Kay Ma'am, kay Ermia Bilorasa, magkano package nyo na pinakamababa? Ano? Ma'am, para makita nyo po yung mga package, punta kayo dito sa www.uniprint.ph at i-click nyo yung catalog. Andyan na rin po yung meaning ng package at para saan yung package na yun. Kasi pag sinabi mong cap press package, andin yung machine, andin yung mga cup, andin yung consumables na gagamitin. Lahat. So dun sa aming package, mga ka-printers, hindi ka na malilito. Oo. So, Ma'am Ermi, punta ka lang doon sa aming catalog. Catalog. Sa... Mm-hmm. Oo, Ma'am ba to, sir? Patingin ako, Kuya Ken. Yan, Ma'am nga, sir? Ma'am nga. Ma'am, sir. Oo. Sir, Ma'am. Ayan. Kay Sir Jaime Cristobal Magisa, congratulations sa iyong bagong baby. Gandang gabi po mga kuis, na busy na po nitong nakaraang araw. Nanganak si Mrs. Pabati po sa anak ko, si Rias Emilialin. Ayan, Emilialin. Yes, Emilialin. Salamat po. Ayan, shout out sa isa. Congratulations. Sa anak ko, sir. Congratulations. Napaka-busy niya na sa kanyang production parents. No? Kay Reginald Makabulos naman, sir, kailan po yung schedule niyo sa screen printing preparation from start to finish? Ayan, parents, kailan yun? Di ko hawak yung schedule ng webinar eh. Every Friday yun. Ang alam ko, pag screen printing, sir, every Friday. Pati yung separation? Oo. Ah, okay. Every Friday yun, sir. Every Friday. So, kay Raymond Lumbres naman, salamat po ng madami. Mabuhay kayo. Maraming salamat din, sir. Salamat, sir Raymond. Oo. Kay Julia Victoria Tangkintik, maraming salamat po. More power and success. Super dami ko po natutunan every time nanonood sa inyo. Wow, maraming salamat, ma'am. Yun lang, ma'am. Ulit-ulit lang na tayo manonood. At happy kami na alam namin na nakakatulong kami sa inyo. No? So, simple yung mga ganyang comment natin, no? Maraming salamat po, ma'am. Kaya Don Junior, salamat mga sir. Nagsisisi ako na ngayon lang nagawang makinig sa live nyo. Nagsisisi mo kong sisi, sir. Hindi, okay lang yan, sir. Ano yung sinabi ko nga po na hindi pa huli ang lahat sa pagninegosyo. Miski matanda o bata ka pa, ay pwede mo pasukin itong larangan ng negosyo na to na printing. And hindi ito mawawala. Oo, sa lahat ng negosyo hindi ito mawawala kasi lahat itong printing business ay kailangan to ng lahat ng tao. Oo. So, siya rin yung nagbibigay din ng mga
labels o pangalan sa lahat po ng mga kinakain natin, binibili natin supermarket. Ayan. So, kay Ma'am Marina, Costa Busa ng Cavite, sabi niya, hello, how much po yung Epson 3110 or Epson L805? Ma'am, yung L805 natin, nasa 15,000, nasa 16,000 po yan, ma'am. Oo. At yung 3110 natin, Ma'am Jeannie, magkano? 5,000? Wait lang. Oo. Pero yung 3110 natin, ma'am, medyo limited yung stock dahil nagkakaubusan. Ang meron kami talaga ngayong stock is L805. Magkano yan, Ma'am Jeannie? 7.6 po, ma'am, yung asa UV dye natin, yung L3110. Mm. At yung L805 naman natin, ma'am, magkano? 15,500. So, 15,500 lang. Oh, sorry, ma'am. Kay Jello Astrillo Emmanuel Fulo naman ng Laguna, sabi niya, sir, pwede ba pasend sa akin ng printer nyo for calling card sticker? Then set as sa setting, ano to? Heating press. Heating press sa damit and yung mura pang tarp. Nagka-canvas kasi po ako. Thank you. Price list and listing nyo po. Pa-PM, salamat. Ayun. So, sige sir, papa-PM namin kayo sa Laguna po. Nung kanilang quotation. Mm. So, kung meron kayong time po bumunta sa Laguna, alam ko, taga Laguna. Dito nag-comment. Santa Rosa, sir. Santa Rosa po yung aming branch, sir. Hindi, Taguig City siya. Taguig City si sir. Taguig City. Ayan, So, kung Taguig, sir, pwede naman dito. Sendan namin kayo, sir. No? Pwede kayo mag-email sa amin dito sa www.uniper.ph. Andiyan dyan na rin yung mga price natin. And kung magre-request kayo for quotation po, pwede kayo mag-message po dito sa aming page. Sa www.facebook.com/uniprintph. Ayan. Okay, so punta tayo sa ibang branch naman. Wow, sa Pampanga, sabi ni Sir John Wesley Calagui. Pa-shoutout po. Ayan, shoutout sa inyo, sir. Magandang gabi. Ayan, so balik tayo doon sa ating main, no? So, sabi ni Ma'am Ermi, ma'am po. Ma'am Ermi, sabi niya, thank you po. Gusto ko po kasing business printing. Yes, ma'am. Oh. So, tandaan nyo mga ka-printers, sa pagninegosyo ng printing, talaga nakakamangha yung mga nagagawa ng mga print or mga machine. Ang tanong naman, kung ikaw ay mag-i-start ng negosyo ng printing, kailangan, number one na kinoconsider natin, matipid po yung ating mga production o yung ating cost. No? So, kasi bakit po? Kalamitan na nagpapagawa sa atin kung tayo nag-uumpisa, hindi naman agad corporate. So, tandaan ninyo, majority po ang nagpapagawa sa atin ay yung mga nasa middle lang talaga, hindi yung mga high class talaga. So, yan yung mga madalas nagpapagawa. So, kailangan yung ating mga costing ay pasok din dun sa price na pwede nating ibigay sa kanila. So, anyway mga ka-printers, napag-usapan lang natin yan kasi meron ako nakausap na isang kliyente namin na sabi niya, sir, ganito yung mga ano, may nakikita ko mga bagong proseso, may mga ang tanong, sabi ko agad, sir, ma'am, okay po ba yung costing? Nabigay po ba yung costing? Patingin nga po yung costing kung magkano. Kasi baka pwede nyo po yan babaan pa into alternative na kaya naman ang purpose parehas lang din naman. So anyway mga ka-printers, no, marami talagang mga process ngayon na ma-overwhelm ka sa printing industry. Pero ang tanong, ano ba yung main na or kailangan talaga ng ating mga kliyente? So, ayun yung dapat nating alamin. Alamin natin kung ano ba yung talagang pangunahin nilang kailangan. Pagdating sa printing business or printing collateral. So, ano ba yung mga yun? No? Then, after that, mga ka-printer, saka tayo mag-focus sa mga bagay na gusto natin i-upgrade. Kasi baka mamaya, bumili ka nga yan, meron ka naman pala pang alternative, soon hindi mo rin magagamit. Oo, tama. So, maging wise po sa pag-upgrade ng makina o pagbili ng makina. Yung talagang dapat alam mo kung para saan itong makina na binili ko. Ano ba yung nagagawa na itong makina na binili ko? At kung gaano ba kadami yung kayang gawin ng aking makina? So, yun lagi yung tanong ninyo. Or naglalaro sa isipan nyo kung para saan ba yung mga makina para di masayang. At dito kay Uniprint mga printers, tutulungan namin kayo yan sa pamamagitan po ng ating live stream, ng aming webinar at syempre yung ating ang tawag dito, yung mga catalog, doon pa lang talagang malalaman mo na kung para saan yung mga makina na yun. Okay, so kay Sir Ferdinand naman, pa-shoutout po sa anak ko
Kalangklang cargo. Kalangklang cargo. Oo. Ang ganda ng apelyido nila, no? AP. AP cargo. Ay, kaano ano shout out natin yan kay ano sa anak ni Sir Fernand. Shout out kay Klangklang at kay Sir ayun, Ferdinand. Ayun si Klangklang. Oo, yung may hawak ng camera. At kay Patrick Juan Jimenez. Jordan. Sir, may cutting mat po ba para sa MC630? Ako ginamit ko lang yung ano eh, Cameo cutting mat eh. Oo. Pwede naman kayo mag-improvise. Meron yan mga tutorial sa YouTube yung, eh. Like yung mga laminating film. Lazada, meron yan sa Lazada. Sa Shopee. Oo. Old packs. Ayun, 160 pesos lang. Sabi ni Kuya kinagamit niya na sa kanyang MK630. So, may adhesive naman yun. Kay Mark Ed Despa, sabi niya, Boss, may kuwap po ba kayo sticker, paper, at phototop? Yes, meron po kami yan. Meron po kami yan dito. Sa lahat ng brush, meron po yan, sir. Kay Reginald Makabulos naman, sir, hindi po ba recorded video yung sa Easy Way Chemicals niyo? Kailangan ko kasi ng chemical for reclaiming ng screen. Ayan, tanong nyo na dito kay Kuya Reds. Ano sabi ni sir? So, reclaiming ng screen. Ayun sa ano sa pagre-reclaim ng screen naman. No? So, tinatanong niya kung hindi ba daw ano recorded yung video. Ay, hindi. Sa, hindi po. Ayun. So, bali sir, sa pagre-reclaim naman po sir, bali meron tayong tatlong klase. So, meron tayong 842 na yun yung naglilinis ng ink dun sa mismong screen natin. So, pagkatapos nung 842, nalinis natin yung mga ink dun sa screen, gagamitan naman natin siya ng Supra. Yung Supra naman is yun yung emulsion remover. So, bali siya yung nagre-remove nung emulsion natin dun sa screen. Okay, pag na-remove na natin yung emulsion sa screen, na-wash out na natin siya, dun naman natin gagamitin yung 701 na tinatawag. So, yung 701 na yun, yun yung pantanggal nung ano, yung buwabakat, diba? So, for example, naghagod tayo ng kulay gold or black, diba, sa ating screen. So, pag nag-reclaim tayo dyan or nag-remove tayo ng emulsion, kapag na-wash out na natin lahat yun, meron pa rin siyang matitirang bakat ng ink. Yung ghost. Oo, yung ghost na tinatawag. So, bali, yung 701, siya po yung nagre-remove. No? So, bali, tatlong pares po yan. So, bali, 842, Supra. 842 code po yun, sir. Mga code po yun, sir. Mga AC Way po yun. AC Way, 842, then AC Strip na Supra, then yung 701 naman. 701, okay. 701 in. Easy Solve, oo, tama. Easy Solve. So, Easy Solve siya. So, bali yung tatlong yun, sir, kailangan nyo yun pag once na more on reclaim kayo, hindi kayo nagpapalit ng screen, no? So, matagal kayo bago magpalit. So, yun yung purpose ni sir, eh. Kaya more on na siya. Yung tinatanong niya is more on Easy Way. Ang advantage kasi na nagre-reclaim ka ng screen, mga ka-printers at kay Sir Reginald, no? So, hindi na medyo hassle, lalo na kapag marami kang production, no? Kasi ito, ang gagawin mo lang dito, pupunas-punasan mo lang, ibababad mo lang yung kanyang chemicals, saka mo lang siya bubugahan. So, bubugahan mo siya. Kailangan pressurize. At yung tension, hindi nagagalaw. Yun yung maganda, yung advantage. Pero, syempre, mga ka-printers, kung talagang kailangan yung talagang hindi nyo na matutukan na linisin, no? Pwede naman kayo magpalit na rin ng ano ng screen mesh. Pero sa ina-advise ko lang to sir, yung Easy Way naman sir, mas ina-advise ko siya na dapat more on plastisol user lang po. Oo, tama, no, plastisol. Kasi hindi po siya basta-basta nagagamit sa iba. Like for example, yung may mga hardener na tinatawag, so sobrang tigas po kasi noon. Matanggal siya pero sobrang tagal at sobrang kailangan mo na malakas na pressure talaga para ma-wash out mo yung mismong emulsion. Yun nga lang, ang problema minsan nagkakaroon ng butas yung screen. Nagde-defect yung screen. Kaya, mas maganda kung more on plastisol kayo, yun yung gagamitan nyo ng Easy Way. No? So, yun, salamat sa magandang tanong ni Sir ano, yeah, maraming salamat, Sir Reginald, sa yung tanong na Easy Way, somebody's heart. Kay Dun Junior naman, nalinawan po ako sa advice nyo about sa competitor. Sabi ni Sir. Oo nga, nalilawakan doon siya about competitor. Shoutout po sa nag-iisa at bago kong competitor at the same time, katuwang din sa mga future big projects na si Rudy Salgarino. Pareho, kaming solo, walang katulad. Oo, no? Sinatout niya talaga yung kanya competitor. No? Actually, totoo naman yung mga ka-printers. Sa larangan ng negosyo, marami tayong competitors na, or marami tayong kalaban, pero sa akin, ang tingin ko, ako, pag ako meron akong, diba, tindahan. Katabi ko, tindahan din. So, hindi ko sila iniisip na competitor, mga ka-printers. Kasi, ang hirap pag inisip mo sila na competitors. No? Maganda rin kung iisipin mo competitors,
Pero sa akin, hindi ko sila iniisip na competitors eh. Pero kung iniisip mo siyang competitors kasi, nagkakaroon ka ng ano, ano ba tawag dito? Nagkakaroon ka ng idea kung ano ba yung pwede mong itagdag. Ibig sabihin, namomotivate ka lalo kasi may competitors ka. Or mas lalo kang nagiging masipag magtrabaho kasi aggressive. May competitors ka. Aggressive, yan. Kasi nakikita mo sa kabila, uy, ba't ang dami ng kliyente, tas ako hindi ko magawang padamihin yung aking kliyente. So, ganun lang yun. So, ibig sabihin, maganda rin, nakakatulong din siya. Pero, syempre, yung competitors natin, parang play the game lang. Mm-hmm. Oo, wag masyadong maging balat sibuyas, ha? Baka maya maging sensitive ka. Na yung isang kliyente doon na nagpapagawa doon ng iba't ibang klaseng services, loyal talaga doon, at wala, halimbawa, naubusan ng tinta yung shop na yun, nas nagpa-print sa'yo, ay, baka dito ka nagpa-print, doon ka magpa-print. Huwag ganyan, gano'n na. May mga ganyan eh, lalo na, diba? Totoo yan eh, diba ko yan ngayon? Dahil may na-encounter na ako sa mga ganyan. Oo, totoo yan. Totoo yan. Kahit anong negosyo ng mga ka-printers, totoo yan. Oo, sa mga viewers natin, nakaranas din talaga yan. Like for example, pupunta kay Aling Nena. Aling Nena, pabili po ng ice tubig. Ay, wala kaming ice tubig, no? Depress yung rep namin. Pupunta kay Aling, ano, kay Aling Bebang. Aling Bebang, pabili pong ice tubig. Ay, bakit dito ka bumibili? Eh, lagi kang bumibili kay Aling Nena. Doon ka bumili ng ice tubig mo. Daming ganyan, daming ganyan. Ba magpa-print ng document printing, ay ma'am pasensya na kayo kasi naubusan kami ng ink pa-deliver pa lang po ng lalamove. Eh yun po yung sa katabi namin, baka may ink po doon. Pagpunta doon ano, oh, gusto mo? Asa? Anyway mga ka-printers, maganda rin yung may competitor kasi nagaganahan ka at the same time. Aggressive tsaka motivated. Oo, namomodipate ka. Oh. Pero syempre, ano lang tayo, sports lang. Sports lang. Huwag natin masyadong damdamin. Kung sakali, hindi madami. So, good yan, sir. Totoo yun. Yung mga ganong sinari sa pagninegosyo. Ano po magandang printer para sa pagpagawa ng desktop calendar? Sabi ni John Wesley Calagui. Para sa akin kasi pag desktop calendar, ito'y tumatagal talaga ng taon. Kasi month of December yan, isang taon yan, sigurado. Diba, tama ba ni Ginny? Isang taon po ito, sir, totoo. So, mas magandang gamitin mo yung ink na tumatagal ng isang taon. Ano yun? Yung pigment ink natin or pigment printer. So, ano ba yung mga pwede natin gamitin, natatawa si Kuya Ken. Totoo naman lang, calendar tumatagal ng isang taon eh, di ba? Expired na itong aking calendar next year. Di ba? Ibig sabihin, ang gagamitin mo dyan, sir, yung ink na kayang tumagal po sa loob ng isang taon. Pag mga desktop lang or inkjet printer, kung tawagin, sir, desktop calendar, ito yung mga maliit lang yung mga ganyan eh. Pwede yung alternative, pwede kayong gumamit po. Ayan, Kuya Ken. Ito, hindi ko pa sinasabi. Medyo alerto to si Kuya Ken eh. Pero yung nakaraang sabaw. Oo. Ayan. So, ito kasi, ma'am, si Sir John pala. Sir John, itong project na to ay dumaan to sa digital press. So, offset printing yung gumawa. Bakit? Kasi libo yung pinirint nito. Pero kaya po ba to, sir, sa alternative? Yes, kayang-kaya po yan. So, pwede kayong gumamit po ng photo paper po na dual-sided. Nabusog ako dun, ha? Yung ating quap po na double-sided glossy paper po na 220 GSM. So, good yun, Clarence. So, ayun yung alternative. Kasi ito C2S2, alam ko eh. Tapos, pigment ink yung gamitin ninyo para mas tumagal po ng mahabang panahon. Kasi oil-based siya. Kasi oil-based. No? So, meron siyang resistance from water or water resistance siya at dust resistance din siya. Pag nalikubukan, pinunasan mo, hindi siya agad kumukupas. Sir John Wesky, pwede kayo ng LA... 220, no? L805, 1300 at 1800 lang pwede dumaan yan. Kasi makapal na po yung GSM niya. Okay? So, punta tayo sa main branch natin. Yeah, maraming salamat, Sir John Welski. Mas marami yung digital, no? Mas maraming digital. Oo. So, kay Patrick, maraming thank you daw, sabi niya. So, maraming salamat din, Sir Patrick. Dami kong natutunan dito, oo. Kay Mads Abdul Hamad.
Mads Abdul Hamad, kay Sir Mads Abdul Hamad. Good evening, sir. May L120 po ba na bundle with Sublimation Ink? Magkano po? Sir, sa ngayon, limited pa lang po yung stock natin ng L120. Ayun nga, sad to say talaga na nasu-short talaga tayo sa printer. Pero meron kaming printer, sir, na nakabundle lang ngayon. Sa ngayon, ha, sa mga bumibili po ng package, nakabundle po yung aming L120 para doon. Kung bibili ka, sir, ng Sublimation separate lang talaga na printer po, ay wala kaming pang... Oh. Separate so sa lang. Ano, sobrang lakas nung L120 ngayon, oo, kaya nagkakaubusan ng mga stocks. Pero I suggest, sir, kung gagamit ka ng L120, pwede ka namang mag-upgrade into ano, L805 pwede naman. L805. Oh, 6 colors na 'yon. Kay Sir Paul Bryan naman, Arcelia, sabi niya the best yung suggestion ni Kuya Ken na 6-in-1 heat press package lalo na sa amin na newbie pa lang. Puyatan na naman mamaya sa pagpa-practice. Sunod diyan, sir. Puyatan sa pagpo-production naman yan. Ang galing ni Kuya Ken, minsan sales to, minsan director, minsan videographer. Minsan niya to, minsan electrician din yan. Grabe yan, Sir Paul Bryan. Minsan automotive din to, ano rin to, mekaniko, minsan driver din. Grabe, dami trabaho ni Kuya Ken, ano? Kay Ma'am Ermi Villarosa, may free tutorial po ba kayo? Yes, ma'am, pag bumili kayo, may free tutorial po kami na pwede nating ituro po yan. Schedule dito sa amin, kay Uniprint. So, yung protocol natin, ngayon pa rin. Susundan pa rin po natin yung mga safety precautionary measures. Safety measures. At syempre, ma'am, meron din naman tayong tutorial po sa amin. Yung video tutorial po. Ayan. Okay, so ma'am, yan. Sa YouTube meron din yan, ma'am. Maraming salamat, ma'am Ermi. Sa mga, ano, ha, mga ka-printers natin dyan, ha, ulitin ko ulit, supportan nyo po kami sa aming YouTube channel. At lalabas na po yung aming video na kung saan kasama namin dyan yung isa sa pinaka or batikan pagdating or sa larangan ng screen printing. Yung gumawa pa ng sidula ni ano yun. Oo. So, ito napaka ano na ito, napakagaling na printer dito sa Pilipinas at kilala na kilala yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Oo. So, hindi ko babanggitin yung pangalan, abangan nyo po yan doon sa aming vlog sa Uniprint PH sa YouTube channel namin. Ayan, sabi ni Sir Reginald, kung ako yung Kuya Renz. Sabi naman ni Sir Reginald, sabi niya, 842 and 701 po is good for plastisol inks, tama po ba? How about yung 110, yung Supra po, o RFU na, or yung Puro? So, ang 110, alam ko, wala na tayo nun eh. Wala na tayong stocks na ganun eh. No, so, bali dun naman sir sa 842 and 701, sir, goods na po yun. Pero mas maganda kung isama niyo yung RFU or yun, even yung Supra lang. Supra. Sir, pwede po yung dalawang yun, sir, yung Supra or RFU po. Ang pinagkaiba lang naman po nila, si RFU po, sir, is direct na po siya. Concentrated na, sir. Ibig sabihin, ano, okay na, ready to use na. Ready to use na siya. Si Supra naman, Kuya Renz? Bali, pwede mo siyang haluan ng tubig na 1 litro para dumami siya, mas tipid siya. Yun nga lang, medyo magkaiba lang yung presyo. No, so, medyo mas higher lang ng konti si Supra kaysa kay RFU. No? Pero same lang naman sila ng procedure. So, kailangan mo siyang ibabad 15 to 20 minutes bago mo siya ibugahan ng pressure at water, no? So, mas maganda kung yung tatlong yon partner yon 701, 842, Supra, or RFU Supra, sir, pwede po yon. At ito ay easy way. Easy way, easy solve, tsaka yung easy strip. Okay. So, easy way, some bother's heart. Maraming salamat, sir, Reginald. Yes, sir Ferdinand Cargo naman, sabi niya, sa mga nagbabalak mag-start ng printing business, the best choice ang Uniprint. Wow, maraming salamat, sir. May sabi niya, may after sales support. Maraming salamat, sir. Oo. Hindi man, sir, ako po ay humingi na rin ng ano, hindi man yung ibang mga kliyente natin, hindi natin nababalikan agad. Pagpasensyaan nyo na po, minsan kasi talagang medyo loaded talaga sa ano, sa sobrang dami, no? Sobrang dami na talaga. So mas medyo sa, po, ngayon, lalo na ngayon, Kuya Renz, dahil yung ibang mga makina na ano talaga. Sabi naman ni Sir John Welski, salamat po, Master. Ang galit ni Sir, eh, no? Kaya Carlo Cruda naman ng Cavite, no? Tingnan natin kung taga Cavite talaga si Sir Carlo. Ayun, kakawit talaga. Ano po yung bilil na kahit mainit pwedeng ipil? At meron po ba kayo nun? Wala. Mainit? Hot fill yun.
So bali sa atin Coldfill eh. Sir, Coldfill talaga ang binil. Mm. Pero ako na-try ko na yung hot peel. Ang ginawa ko, tinaasan ko yung temperature. Ginawa ko 180 tas sabay baklas ng ganun. Pero hindi siya advisable sir kasi maaari po ma-prone kayo sa reject. Mm. O kaya po cold peel po talaga. Ang siguro tinatanong ni sir yung ano tawag dito yung self-weeding. Mm. Oo, self-weeding, kailangan pa rin ng ano yun, yung cold peel dun eh. Wala kami nung ganun sir eh, yung binil na pag heat press mo tapos hot peel, babaklasin mo agad, wala kami ganun. Cold peel lang po. Mm. Oo. Mas okay nga yung cold peel sa akin eh kasi once na, for example, nag-press ka ng isa, ngayon palamigin mo siya, habang nagpipress ka ng isa, tsaka mo siya tutuklapin. Pero syempre yung iba naman gusto nila, iba-iba yung gusto kasi Kuya Renz eh. Gusto nila yung pag heat press, baklas agad para pag tinabi nila, next na balik nila, second press na lahat. Oo. So, para mapabilis yung trabaho nila. So, marami naman kasi na gusto rin yung cold peel, no? So, depende naman talaga yan, mga ka-printers. Kaya, digital merch naman, Santo Niño. Good evening, sir. Kuyi Cutter Platter versus Tenet. Which is better? Para sa akin, Kuyi Cutter Platter po. Wala naman po akong idea about Tenet, eh. Tsaka wala pong binibenta si Uniprint na Tenet. Pero ako, doon pa lang eh, sa survey pa lang eh. Sa survey pa lang po mga ka-printers, ilang percent na ng gumagamit ng Kuyi Cutter Platter user. So, kahit magpa-survey sila, marami talagang gumagamit ngayon ng Kuyi Cutter Platter. Bakit? Affordable. Madaling gamitin. At mababa po yung mga consumables na ginagamit nila. Yun. So, yun po yun. Maz Abdul Hamad. Sabi niya, ano po ang item na bundle ng L120 sir? Magkano po ang L805 bundle with Sabli? Ayan, yung L120 po na may sublimation naman po sir, ay ang price niya ay sublimation ha. Ang price noon, pwede ka mag-press, 11,450. Yung L805 naman, kahit hindi bundle po yung L805 sir, pwede. Yung sabli niya nasa around 6,800 plus, ganun. 850. Oo, mga ganun po yung price niya, sir. Pero makikita nyo yan, sir, sa catalog, sir Mads. Punta kayo doon sa www.uniprint.ph at i-click nyo lang yung catalog. Bandang dulo ng page ng catalog natin. Nandoon po yung mga price po ng L120 at L805. Oo. Pero yung L120 natin, sir, available lang siya for package. L805, kahit po bumili kayo ng isa lang yan, pwede. Oo. Kaya digital mark naman, nabanggit na natin to, kay Sir Ferdinand Cargo, sabi niya si Sir Rod Soniga. Yan. So, shout out kay Sir Rod. No? So, isa sa ano yan, namiss ko kasama yan sa mga seminar. Sir Rod, magandang gabi sa inyo. Kung nanonood po kayo, magandang gabi. Kay Paul Brian Arcelia naman, haha, all around talaga yan si Kuya Ken. The best talaga ang Uniprint all the way and support. Salute mga sir. Kaya maraming salamat. Maraming salamat sir. Lalo na si Kuya Ken, grabe to. Technical support din to. hindi ko nadagdag, no? Technical support din po si Kuya Ken, Sir Paul. Minsan nga pupunta sa Gildan, parang gusto mo. Oo, minsan nga gusto nga maging ano eh, sa Gildan, sa tindahan po, na, ayun, anuan po ng mga damit. Na mga damit, grabe po yun. Oo. Minsan nga gusto nga maging truck driver, sir. Hindi, joke lang. Kaya, Ermi, Ma'am Ermi Belarosa, salamat. Madali lang ba pag-aralan printing? Wala kasi akong idea sa printing kung ano-ano ba mga dapat gamitin. Kaya gusto ko talagang matutunan printing. Ma'am, totoo lang po, ang negosyong printing, walang pinipiling edad. No? Kahit na medyo may edad, medyo bata ka pa dito, ay pwedeng-pwede ka dito, ma'am. Kasi madali talaga po matutunan itong negosyong printing na to. Actually, marami po nagpatunay yan sa aming webinar. Na umatin lang ng webinar, nakinig po sa amin kung ano ba yung mga pwede nilang yung mga suggestion namin. At pagbili nila ng makina, yun, meron mga nagpi-PM at nagpapatunay na nabalik na sa kanila yung kanilang mga ginastos. At dire-diretso po yung kanilang negosyong printing. Oo. So, yun. Yun, bumalik ang aking minamahal. Mamaya pa, ato, sa shoutout ko to, no? Ayan, so mamaya na pupuntahan ko siya. Ay, Sir Reginald Makabolos, na-miss ko yun, taga Saudi Arabia yun. Oo, kukwento ko yan, si Sir.
Okay po, natutunan ko po ngayon yung 15 to 20 minutes na ibababad before bugahan sa pressure washer. Wala pong chemical para sa water-based ink or pwede na yung 842 and 701. Kung walang hardener. Kung walang hardener. Pero the more na water-based yung ginagamit mo talaga, magkakaroon ka ng hardener. Oo. Kaya ginagawa nung iba, so bibigyan ko na ng idea si sir, hindi naman masyadong ano tong idea na to eh. So bali sir, pagdating naman sa water-based sir, pa once na meron siyang hardener sir, no, pwede kang maggamit ng ano, ng yung mga like Sonrox. Mm. Diba? So pwedeng gamitin yun. Babad mo lang na ibabad, lalambot siya doon. Yun nga lang, katagalan po, nagkakaroon po ng sira yung ating screen. Ah, tama, tama. Mm. So, mas maganda kung pagdating sa water-based na may hardener po, sir, mas maganda kung babaklasin na lang po natin yung screen para hindi na tayo mahirapan. Sa lahat po ng screen printing po, ah, mga ka-printers, ah, ang suggestion nila pag water-based talaga with hardener, ang ginagawa po niya mga ka-printers, palit screen na talaga. Palit screen talaga. Kasi unang-una, it takes time na ma-reclaim mo siya. Kasi nga, sobrang tigas niya pag may hardener niya. Ibig sabihin, parang... makunat na. Sobrang kunat. Maaring humina din yung thread ng iyong mesh dahil nakababad siya sa chemical eh. Yun yung pinakaano niya. So kung i-reclaim mo siya, I suggest na mag-ano ka na lang, mag-backlash ka na lang. So hindi naman na. Siguro yung time lang mas more than lang siya, pero pagdating naman sa costing ng ginastos, mas siguro mas difference na sobrang liit lang. Sobrang liit. Doon sa chemical kaysa doon sa screen na binili niyo po. Kasi pagka water-based na photo hardener, ay yung hardener. Tapos binabad mo yan ng sobrang tagal. Kumbaga yung thread, parang damit yan, di ba? Pag nakababad na matagal yung damit. Sa pagka, chlorine. Tinuyo mo na... Narurupok. Rumurupok. Ikaw marupok ka ba? Hindi eh. So rumurupok yung ating damit. Oo. Tinutukoy ko po damit ha. Ito kasi marupok to eh. So rumurupok yung damit. Ibig sabihin yan, may instances talaga na paghagod mo, rumupok yung mesh, mapunit pa. So mag-cost pa. Kapag once lang na merong konting ano siya, meron siyang konting effect yun. Defect, di ba? So lalaki at lalaki po yun. Pag meron yun, mapupunit talaga. Yan. So kay Mads naman, salamat po mga sir. Yeah, maraming salamat. Ito ang aking naabangan. At nagbabalik si Kuya mo Welski Garcia. Aba, ayan. Hello Sir Junel, long time no see. Sabi niya. Watching from Saudi Arabia. At kaya kasama mo si Sir, nakalimutan ko yung pangalan sa sobrang tagal na. Ito si Sir Welski Abad Garcia. Alam mo ba? Yung unang live stream natin, nandito na siya. Kasama na natin siya. At syempre, nagturo ko ng something na medyo, na pwedeng gawin sa bahay using na dark transfer paper. At ginawa niya ito dun sa lugar niya ngayon, sa pinagtatrabuhan niya sa Saudi Arabia. Ang tanong, gaano ba kadami ang kliyente ngayon ni Sir Welski? Dahil napaka-busy na ito. Sir, tanong mo po, kumusta po yung inyong printing? Ito ba yung discarding niya? Pinirint niya yung kanyang dark transfer dun sa pigment printer nila sa Saudi Arabia. Tapos ang ginawa niya pang transfer mga ka-printers, ha, believe ako dito sa tao na to eh, plancha lang. So nagawa niya yung proseso ng dark transfer sa t-shirt at ang dami nagpagawa. Ang tanong ko kay Sir Welski, kumusta na mo yung iyong negosyo po dyan na ang gamit lang is plancha lang at saka yung ating dark transfer. Ubus na ba yung ink ng inyong printer sa opisina? Ayan, so kay Sir Paul, natatawa siya doon sa sinabi natin Kuya Ken. Sir Welski, sabi niya matagal na panahon sir na wala ako, naging busy sa mga nakaraang buwan. Okay lang yun sir, pero tutok lang, tuloy diretso po itong aming live stream. Ano po yung best na marerecommend yung printer for pigment ink? From Naga, Naga branch. From Naga, kay Ma'am Ann Mihares. Ako po, depende kasi sa sa price natin or budget natin eh. Pero L120 is enough na for starting. Oo, yun ang best recommended namin na printer po kung ikaw ay magsisimula pa lang. Kasi yung L120 unang-una mababa yung price niya.
Tapos kung hindi ka naman nagpiprint ng mga makakapal like sticker na ano na so goods na yung goods L120. Na yan, L120, 180 GSM maximum print. Kasi yun yung pinaka-standard niya. So pwede ka naman gumamit dyan kung sakaling printable vinyl yung gagamitin mo. Pwede kang gumamit ng iTech, manipis yung iTech. So kung ang yung gusto naman ay more on tingkad na nga yung maano yung skin tone, gumamit siya ng L805 yung 8 colors. Ay 6 colors. Oo. Sabi niya yung may Xerox scan na po yung L120. Ay yung L120 natin ma'am hindi po yan ano 3-in-1 stand alone lang siya L120. Oo. 3110 yung gamitin mo ma'am. 3110. So, may Xerox scan yun. Oo, may Xerox scan yun. Yun. Yung 3110. Pigment din yun. Pwede mong gamitin as pigment. Okay, so Kuya Ken, balik tayo doon sa ating main, no? Kay Ma'am Gian Allen, hello po, ano po ba magandang settings po sa pagkat ng DTP? Gamit ko po Cameo 4. Ano pong blade force and speed po? Thank you so much. Ma'am Tess, ay ano, Gian, no? Gian, test po kayo ng, ano, ng speed and force natin. May test cutting naman dyan. Always test cut pagdating sa materials. Hmm. Ngayon, kung bago pa lang yan, ako ang settings ko dyan, blade number 3. Mm. Tapos yung force ko is force number 5. So, ganyan yan. O, so, dapat laging ano, test talaga. Test, test cut. Test cut talaga. Importante dun eh. Gawin nyo sir, ganito. Set nyo muna yung blade. Basta blade number 3. Oh, blade number 3 ka sir for dark transfer paper. Tapos yung, tingnan nyo natin kung ano to. Yan, sir or ma'am. Parang piling ko sir. Yeah, sir Gian Allen, no? So, try nyo po yung ating katawag dito, yung force natin and speed natin. Laruin nyo po. Mm. Yung force kasi, yun yung bigat. Yun yung bumabaon. Baon. Yun yung nagbabaon ng ating blade. So, kapag nabutas, kasama po yung pinakapapel or yung backing niya, ibig sabihin, sobra yung force mo, bawasan mo lang. Yung speed naman po, dyan tayo naglalaro ng ating cutting, yung bilis ng cutting. Kung gusto mo matapos agad yung kinakat mo, eh, bilisan mo yung cutting. Kung malalaki yung kinakat mo, bilisan mo yung speed. Kasi kailangan mo matapos yun eh. Ngayon, kung ma-detailed naman po yung kinakat ninyo or otherwise, nasa middle siya, mas maganda, nasa middle din yung speed ninyo. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Or kung nag-detail ka, maliliit, dapat mas mabagal yung speed mo. Pero sa force natin, sir, matcha-check nyo po kung ano yung settings nyo dyan once na nag-test kayo. Kapag nabutas po kasama yung backing or yung lalagyan ng papel, ay ibig sabihin sobra yung force ninyo. Ngayon, pag hindi mo mabaklash yung mismong tineskat mo, ibig sabihin niya, sir, kulang ka sa force dagdagan mo. So, yun lang naman po yan. Oo. Kay Sir Welski Abad naman, sabi niya, sir, salamat, sir, at naalala mo pa. Naku sir, marami-rami na. Sabi niya, marami-rami na sir. Di na mabilang na print natin. Nakapag-request na uli ng ganun-ganun na ink. Wow! Sabi niya, may heat press na rin tayo sir. Wow! Di ba? Imaginein mo, nanood lang ito ng ating live stream. Tapos in-apply lang niya yung mga natutunan niya dito kay Uniprint. At syempre, nagkaroon na rin siya ng idea dahil nasa Saudi yung bumili siya ng heat press at yan. Napadami na yung kanyang order. Sir, maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa aming mga ina-advise dito. And yun naman talaga yung purpose po ni Uniprint eh. Itong live stream at webinar. Ito pong mga tong bagay na to, libre po ito lahat. Kasi tagline pa lang ni Uniprint, a printing business for everyone. So para sa inyo lahat po mga ka-printers. Oo, so naiyak ako dun. Hindi, totoo Kuya Renz. No? Hindi lang... Alam niyo mga ka-printers, ang ganda po. Ako honestly, hindi lang dito ako nagtatrabaho. Ang ganda po ng layunin talaga ni Uniprint. Ang ganda po talaga. So ako ay nabibilib talaga sa mga kliyente natin na talagang todo talaga ang suporta sa atin. Ayan. So maraming salamat Sir Welski Garcia Bad at nagbabalik ka uli no. Naalala ko na Samuel ba 'yon o ano Samuel ata yun, yung kasama niya. Kasama mo ata yun, sir, no? Si Sir Samuel. Oo. Sabi niya, kaya Sir Dun Junior, sabi niya, hello po ulit mga sir. Any tip po, sir, sa pag-aalaga ng EcoSolvent printer? May converted printer po kasi nabalak ko bilhin na 30 na.
Sir, ako sir, wala akong idea about dyan. Kasi hindi naman po nagbebenta po si Uniprint po ng eco-solvent printer na converted. Ibig sabihin, modified. Ang meron lang po kami dito binibenta is yung pan-tarpaulin. So, I think same lang rin naman po ng pag-maintain yan eh. Ang alam ko ah. Kasi mga ka-printers, ang L1800 or 1300 po na converted, mga ka-printers, lalo na kay sir ah, medyo matakaw po sa maintenance yan. Pag ginawa nyo po yan. Oo, kasi lilinisin nyo lahat dyan eh. Kailangan everyday, inaano mo talaga, nakasikaso mo yun sir. Sa ano pa nga lang, yung mga ka-printers, yung mga malalaking tarpaulin, medyo matrabaho na yung pag-maintain ng printer natin para maging maganda. Oo, so, sir, wala pa akong idea dyan about dyan kung ano yung mga pinapalitan or dapat yung i-maintain. Kasi hindi pa po kami nagbebenta talaga yan at hindi talaga kami magbebenta ng 1300 po na eco-solvent na converted. Oo. Pasensya na sir. Ang meron lang kami, pigment. Yung pigment namin na printer po na 1300, yun, madali po yun na maintenance. Bibili ka lang po ng ganito, yung ating cleaning solution, bababara mo lang yung cupping station po ng 2cc. Ayan. So, babara mo lang yan, tapos kinabukasan, okay na yun. So, ganun lang naman pag-maintain natin sa ating printer, inkjet. Pero sa Ecosol, wala po ang idea dyan, sir. Kay Sir Gian Allen naman, sabi niya maraming salamat po sir. Sabi kay sabi naman Sir Welski Garcia Abad, salamat sir ng marami at dahil dito may kaunting business na dito. Wow. Oo. Yes Samuel, 'di ba? Naalala ko pa yung pinapa-shoutout na kasama mo na si Sir Samuel from Saudi Arabia, no. So shoutout pala sa mga babae natin diyan sa yung mga OFW sa Saudi Arabia. Keep safe everyone. Kaya Sir John Welski Kalagwi naman, kabibili ko lang nung October 30, 6-in-1, saka 1300 sublip printer. Sana dumami clients. Oo. Basta nag-grind lang ng grind, sir. Oo. Kasi ganito lang yan, sir. Sabi nga ng iba, mas pinadali yung pagbibenta. Mas pinabilis o pinadali yung pagmamarket kasi nga using mobile application or social media platform, nagagawa na natin magbenta. Ngayon naman, sabi naman nila, sa dami at sa ganda din ng platform na ito, dumami naman yung mga nagbebenta. So, ibig sabihin, ang daming choice ngayon ng ating mga kliyente. Oo. So, paano ba tayo aangat sa lahat? Ganito lang yan. Once na nag-message sa atin ng ating kliyente, kung meron silang ipapakausap sa atin, so bibigay natin or i-educate natin sila about doon sa mga gusto nila ipagawa. Maging transparent tayo mga ka-printers. At syempre, tandaan ninyo, sa ano naman natin, ano tawag dito? Sa Facebook naman mga ka-printers, no? Doon natin malalaman kung sino yung mga tunay natin mga kaibigan, di ba? Sa simpleng post mo lang, makikita mo na kung sino mga nagsishare, di ba? So, ibig sabihin ko lang ng mga ka-printers, maraming pwedeng gawin natin sa social media platform ngayon. At sa sobrang daming choice, tandaan ninyo, sa sobrang daming tao sa Pilipinas, mga ka-printers, ang dami nilang pwedeng puntahan po na site, puntahan na page, at puntahan na printing services. Malay nyo, isa na kayo doon. Pero syempre, pag once na may nag-inquire sa inyo, entertaining nyo agad mga ka-printer. So, kailangan magkaroon ka ng rate din sa inyong Facebook. So, gawa kayo ng generated na nagpe-feedback or nagme-message. Okay, so, ganyan lang yan. Ang importante naman dyan mga ka-printers, hindi kayo basta agad malulugi dito sa printing business. Ina-assure ko sa inyo yan. Kung di nyo kikilusan talaga, automatic yan talaga, hindi nyo makukuha yung ROI na tinatarget ninyo. Pero, sinasabi ko sa inyo mga printers, hindi ito katulad ng ibang negosyo na napapanisan ka, di ba? So, ang kalaban mo lang dito, syempre, yung mga reject mo, kailangan mo talagang tutukan. Pagka nagkaroon ka ng reject, automatic yan mga printers, charge to experience yan. Pero itong printing talaga mga printers, kahit mag-stack ka, talagang maganda kasi unang-una ang tagal ng expiration, tapos mababa yung costing, mababa yung price. Kasi nga sa isang mug lang, maagawa ka na agad, pwede mo na ibenta 150 pesos. Just imagine, di ba? Sa dami ng mga tao ngayon sa Pilipinas, bibihira lang yung may alam sa printing, di ba? So, isa na po kayo doon mga ka-printers dahil nakapanood kayo dito sa atin. Pero sa mga may alam naman sa printing or alam nila yung costing,
Pero hindi sila nagtayo ng printing shop. Alam lang nila kung paano gawin. Alam nila yung price, kung magkano. Huwag nyo naman po na kapag pumunta kayo yung printing shop, ay, napanood ko kay Uniprint, ganito lang yung presyo niya. Na. No, huwag naman po ganun. Kasi mga ka-printers, meron din niya mga exemption. Ano yung exemption? Mga bayarin po. No? Andiyan po yung bayad nila sa labor, bayad nila sa shipping, bayad po nila sa kuryente, tubig nila. Upa. Diba? Sa upa nila. So, pag mga ganyan mga ka-printers, kung may mga nagninegosyo na kaibigan natin, at sinabi natin, ang dali lang gawin niya, nakita ko na yun sa online. Hmm. Respeto na lang mga ka-printers. Kasi, ako talaga, totoo lang, Kuya Renz, ha? Nakita nila ako nagla-layout or nagda-drawing ng mga ano. So, maraming nagtatanong sa akin, gusto magpagawa. Ngayon, yung pag sinabi ko yung price ko, dahil artist ako, alam ko kung gaano kahirap yung gumawa ng ganun design eh. So, pag binigay ko yung price ko sa kanila, sasabihin nila, ang mahal naman. Doon nga sa ano namin, mura lang eh. Dali-dali lang yan eh. O di sana sila lang gumawa, di ba? So, pwede mo naman ako usapin na pwede bang pababaan. So, hanggang saan tayo mag-meet, pwede nating i-meet yan, mga ka-printers. Tandaan ninyo, hindi porket alam na natin yung presyo, alam na natin yung proseso, eh, dapat na lang natin sila sabihan na ganito lang yung price niyan. Imagine ninyo kung gaano kadami or gadaming oras yung ginugol nila para lang mabuo yung isang project. For example, sombrero, di ba? Binibenta natin to nasa 300 pesos, 250 pesos. Na mahalan ka. Ay, mahal eh. Mahal pala paggawa sa'yo. Ganito, ganyan. Madali lang naman yan. Nakita ko yun. Mura yan eh. Imagine ninyo mga ka-printers. Hindi lang po ang pinag-uusapan dito yung costing yung pinambili mo. Yung diskarte mo sa paggawa. Yung skill mo. Diba? Yung pagod mo. Yung oras na nilaan mo dito na hindi ka makabanding sa kapamilya mo. So, ibig sabihin niya mga ka-printers, napalaking value na po nito. Kasi ako mga ka-printers, ha, totoo lang, ha, pag may mga nakikita akong mga ganitong actually yung iba bigay lang talaga sa akin. Talagang yung value talaga nandoon eh. Kasi hindi ganun kadali gumawa ng mga ganito. Madali siya i-proseso pero syempre yung oras kailangan mo talaga siyang laanan. The same time, syempre marami ka oras na nilaan para sa pag-aaral ng ganito. So Yun lang para sa akin mga ka-printers. Lalo na sa mga artist, sa mga nagbibigay ng services ng ganito. So kung alam na natin, respeto natin sila kasi nagne-negosyo. Tama. So kung gusto mo kumita din, o gusto mo mas mababa yung costing mo, tayo ka ng negosyo mo. Para mura yung iyong production kung pansarili mo, di ba? Ayan. Magkano price ng 3110? Ang alam ko nasa 8,000 po, ma'am. 7.6 yung ano eh, yung dye. L3110 na pigment, oo. Nasa 8,000 po 1300 yun. 1300 data sa kanya. 1300. Ah, okay. Ah, ito 3110. Kay Ma'am Ann Mijares. 3110, oo. Ah, 3110 nga. Okay. Okay na yan, kay Sir John Welski Kalab. Hello po mga sir, wala po ba talaga binibigay na pre-template like Tumblr? Pag nag-avail po ng package, thank you po. Mamahalin ko nakabili ka ng package dito. Meron 'yan. Subukan niyo pong hingiin po. Ano 'yan eh, nakasama 'yan sa photo printing template. Kasama. Kasama 'yan doon. Kasama 'yan, Ma'am Annalyn. PM niyo kami dito sa aming page. Oo. Alam ko meron po kasama 'yan, Ma'am. May kasama talaga 'yan. Oo. So kung hindi lang nabigay, baka nakalimutan lang po. Ayun. So mga ka-printers, sa mga gusto mag-start ng negosyong printing business or yung screen printing, ito na 'yung ating promo sa ating Embossed Bundle Ink. At ang ating high density bundle ink. Ang ating high density bundle ink po mga ka-printers, 2,200 pesos po 'yan. At ang ating embossed bundle ink po ay mabibili niyo lang sa halagang 3,000. So ano po 'yung kasama nito, Kuya Renz? Ayun. So may kasama siyang ultra mix yellow, red, and then 'yung blue. Ayan. So 'yun 'yung mga free niya na ano, kasama sa bundle. Oh, kasama sa 3,000. Bundle. So sa embossed natin, meron tayong isang kilong pop additive sa ating high density naman ay high density clear. So na pang hinihintay ninyo, kung water-based user kayo, try nyo po 'yung ating Plastisol ink po na naka-promo ngayong buwan na ito. Talagang napakamura na lang, Kuya Renz, no? So nakatipid sila ng 345 pesos at nakatipid naman sila sa ating high density bundle naman ng 319 pesos. Ayan. So, itong ating promo po mga ka-printers ay atin sa inyo ni International Coating. Sa mga naghahanap naman po ng printer po na 3-in-1 or yung tinatawag na lang, pwede bang mag-bumili ng Xerox machine or photocopier machine. Ito po yung ating workforce, no?
Ang workforce po natin, hindi lang po ito basta ano, katulad ng nakikita nyo or common na mga photocopier na machine. Ito po ay inkjet printer din po ito. So, ibig sabihin, ink po yung ginagamit natin ay pigment, hindi po toner. So, ang ating WFC879R ay price niya is 225,000 pesos pero may kasama siyang 6 na boxes ng hard copy. Sa isa naman, yung workforce naman natin na C878R ay 144,000 pesos at ang kasama niyan ay isang ay 6 din na box ng hard copy. Ayan. So, yan yung promo natin sa ating episode na photocopier mga ka-printers. Okay, so next, sa mga gusto pong pasukin na larangan ng large format printing business at naghahanap pa ng Best Buy Bundle na mabibili ninyo, ito na po ang Best Buy Bundle with SignStar. Ang ating Best Buy Bundle po nagkakahalaga na lang ng 499,000 pesos na dating 545,500 at ang kasama dito ay ang ating X2 DX5 na eco-solvent printer po na naka-ready for dual head na siya mga ka-printers. At meron din niya kasama na laptop, isang ABR, isang set ng ink na eco-solvent at meron din niya isang cleaning solution, 4-foot na cutter platter, yung Kuyi MK1200. Meron din niya manual laminator po at meron niya kasama na media naman. Yung ating tarpaulin media na isang roll at ang ating sticker na media na isang roll. So, ano pang hinihintay ninyo? Kung naghahanap kayo ng Best Buy Bundle, ito na po yung perfect na bundle para sa inyo. Ang ating Best Buy Bundle with SignStar. Sa mga gusto naman pasukin ang larangan ng clothing line business na ayaw na nila nahihirapan sila sa pagpo-production, Kuya Renz, meron din tayong binibenta na Epson Sure Color, SCF2130 or Direct-to-Garments Printer. So, ito po ay nagkakalaga ng 867,000 pesos. SRP ang kahit saan kayo bumili pero dito kay Uniprint po kakaiba kasi etong ating machine ay makakakuha ka po ng worth 80,000 of freebies. So ano po yon? Kasama dito ang ating laptop na sa worth 80,000 ha, isang set ng ink natin at yung pre-treatment liquid. At ang ating promo mga ka-printer sa ating DTG ay magtatagal po yan hanggang maubos po yung ating makina. At syempre, term and condition will be applied sa lahat po ng ating mga promos. Alright. So, mga naubusan na ng consumables dyan at gusto bumili po ng package dito kay Uniprint. Ayan. So, we accept order for delivery shipping. At syempre, ang ating shipping forwarder, walang iba kundi ang... Victory Liner, AP Cargo, Grab, LBC, JNT, and then yung Lalamove. Okay. No? So, marami pang iba yung mga terminal bases natin na ano. Na mag-o-open na. Yes. So, pwedeng-pwede po yon. So, kung saan kayo mas malapit. Oo. Meron din yung JRS, meron din KPEX po para sa Karatig dating probinsya. Pwede kayo magpadala dito kahit nasa ibang lugar kayo. Nationwide po yung ating shipping mga ka-printers. Siyempre, ang ating shipping po ay araw-araw po yan, no? From 9 days to Sundays po yan. 9 a.m. to 5 p.m. po. So, ano pang hinihintay ninyo mga ka-printers? Tawag na kayo dito sa hotline na nakikita nyo sa inyong screen sa 0917-808-8000 o pwede kayong mag-message namin sa www.uniprint.ph or pwede kayong mag-message namin sa aming Facebook page sa Uniprint PH po mga ka-printers. Alright, sa mga gusto naman pong bumili ng makina at magbabayad po ito, mas pinabilis ang pagbabayad po using your mobile banking, Metrobank, BDO, BPI, GCash. Ayan, so kung wala pa naman kayong mobile banking, pwede naman kayong magbayad sa Cebuana Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, M. Luwilian at Bayad Center. And syempre mga ka-printers, pwede nyo nang gamitin ang inyong Visa card and MasterCard para sa inyong transaction, no? Yung installment, no? Kung gusto nyo mag-installment po sa amin. So, pwede yan kasi ang gagawin dito, straight payment, tapos itatawag nila sa banko for installment. And sa mga gusto pong umaten ng ating webinar, inuulit ko po uli mga ka-printers, kung gusto nyo pong umaten po ng ating webinar, inimbitahan namin kayo sa Wednesday, Friday, and Sunday po mga ka-printers. Ayan. So, ito ay 10 a.m. Second session 2 p.m. Hanggang 5 p.m. po yan. Ayan. So sabi ni Sir Philip Closa, Uniprint number one, how much HD? Hi Sir Philip, magandang gabi. Ito, magandang gabi Sir Philip.
Oo, talagang si Sir Philip ay malupit to ng printer din. Oo. At may clothing yan, line din yan, ano, yan. Bigfoot. Sir, magandang gabi po. Yung high density bundle po natin ay nasa 3,000 na lang po, sir. Mm-mm. Bundle na yun, sir, ha? May kasama na siyang mga inks na Ultra Mix. Red, yellow, and blue. Yes. Ayan. Pag so, bumili ka dyan, sir, yung high density. High density yung sinabi niya, di ba? High density. Meron siyang pop additive. High density clear. Tapos meron pa siyang kasama na tatlong inks. Po, sir. Tatlong kilo na ink. So, yan. Kaya, task, Kuya Ken. Wala na. Ayan, sabi niya, walay daw, Sir Junel. Nag-chat po ako sa page. Okay. Sige, ma'am. Gawang kita ng kung... Supat lang naman yun sa Tumblr. Gawang kita, ma'am. Gawang kita. Sendang kita. O, papasendang kita sa nakausap niyo sa page namin. Kay Don Junior naman, mga sir, bawal daw po by heat press yung naka-screen print na Plastisol. Ayun na. Kay Sir Don naman, sir, bali, talagang ano niya talaga yon na yung Plastisol talaga is last curing niya talaga is heat press. Ayun. No? So, ang sinasabi nila siguro na hindi pinipress, pero hindi naman siya bawal. Kadalasan, hindi siya pinipress yung water base yun. No? Kasi curing niya is 8 hours curing dun sa water base pag sinampay. Sa heat press naman, hindi pwedeng hindi natin siya. Sa Plastisol, sorry. Hindi siya pwedeng hindi i-heat press, no? Kasi yun yung pinaka-last curing niya eh. Para mas absorb yung ink natin dun sa mismong fabric na ginagamit. Tama. Mm-hmm. So yun, kailangan mo talaga ng heat press, sir, para sa pag-printing, sir, kailangan mo talaga ng heat press. Ayan. Maraming salamat din, Sir Philip. Ayan, salamat, Sir Philip. Yeah, so I think, Kuya Renz, wala na tayong mga question. Ayun, yun yung meron nata doon. Tapos na yan. Yung may cameo 4? Okay. Okay. So, maraming salamat po mga ka-printer sa ating mga viewers talaga na sinamahan tayo hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood dito sa ating live stream. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Same date pa rin. Same day. Saka yung kasama po kasi... Same time! kasama mo ata doon si Papa Vince. Meron tayong mga kasama din about dito sa technical naman ito. Yung proper maintenance and basic troubleshooting naman ng ating laminator. Ayan. Sa mga gusto pong umaten ng ating webinar, meron din tayo Wednesday. Itong darating na Wednesday. Digital naman yan, mga ka-printers. Attend na kayo. Ngayon, so maraming salamat po sa inyo, mga ka-printers. Mag-iingat po at syempre sa mga kababayan natin o mga ka-printers natin dyan na nasalanta or na apektuhan ng bagyo. No? So, lahat yan, mga ka-printers, malalampasan natin yan. Kapit-bisig lang, mga ka-printers. We heal as one, and this is Kuya Mojunel. And this is Kuya Morenz. At nag-iwan ako ng isang katagang, if your business is no sign, is the sign of no business. Maraming salamat, mga ka-printers. Keep safe, everyone. And ingat po lahat. Have a good night. Bye-bye. Mm-hmm.